Financial Director, Upline, Edwin Cruz! Ay, fantastic morning! Grabe! O yan, grabe daw ah. Lumalat tuloy ako sa ano, sa kakasayaw. Ay, hindi. Anyway, good morning po. Kumusta na po ang Christmas nyo? Okay, di ba? Meron na po ba tayong pang Noche Buena? Meron na? Binobola pa? Ano ruleta? Ano mo yun, ma'am? Bingo or ano? Okay, sabi nga, marami pong inimbita. Actually, 1,000. Di ba? Pero kayo po yung nakarating ngayon. Ibig mo sabihin, ang pagyaman ay nasa inyo po ngayong araw na to. Tama! Okay? So, sino po yung hindi pa member? Pag-itaas po yung kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700. Traffic. Sobrang traffic po ngayon, di ba? Tapos, medyo malamig na yung panahon. Kaya yung iba ayaw na pong tumayo. No? Ayaw nang mag-explore. Okay? So, sino po dito yung OFW? Pag-itaas nyo po yung kamay. Meron po ba? Isa? Dalawa? Sino po yung asawa ng OFW? Isa? Traffic din, baka di pa po nakakarating. Tama? Sino po rito yung seaman? Isa pa rin. Puro isa, di ba? Sino po yung nakakita ng ano, OFW? O, di ba? Sino na po yung nakatikim ng chocolate na galing sa OFW? Sino po rito ang may asawang OFW, anak na OFW, kapatid na OFW? Meron? Yan. May anak po kayo OFW? Namimiss niyo po sila? Di ba? Ako, lagi ko po tinatanong yun eh. Lalo na ngayon nagpapasko na. Kasi ang team song ko po dati, pag nasa barko po ako, ano, yung tipong makapagdamdamin, yan. Pagka raw nabubulol ka, yayaman ka. Di ba? So, ang pag-uusapan po natin ngayon tungkol sa Pasko at sa mag-asawa. Mag-asawang malayo sa isa't isa. Sweet. Di ba? Nakita nyo naman po kanina ako po yung seaman for 27 years. Matagal. Tagal, di ba? So, buong buhay ko po, from 19 years old, hanggang dumating po ako ng 50, OFW po ako. Ang saya po ng mga pamilya ko kasi puro dollar ang pinapadala ko. Pero ako po hindi. Sino po yung merong anak dito? Anak na OFW? Yan. Bakit ko po tinanong yon? Kasi ako po na nasa abroad po ako, pag tumatawag po ako sa Pilipinas, ang tanong sa akin ng nanay ko, anak, kumusta ka dyan? Ang tanong naman ng misis ko, sweetheart, nagpadala ka na ba ng pera? Joke lang. Para tumawa po kayo, masyado po kayo seryoso. Tama? Kasi Pasko na naman. Yung mga anak nyo, yung mga kapatid nyo, yung pamilya nyo po sa abroad, hindi nyo na naman katabi. Correct? Pero marami po, every Christmas, marami po ang nagsasabi sa isang OFW, Pasko na, magpadala ka ng pera para may pang Noche Buena. Totoo?
Yes, totoo to po yun. Pero hindi po natin alam kung ano nangyayari sa taong inihingan po natin ng pera. Tama po ba? Buti na lang! Andito na po ako sa Pilipinas ngayon. Nasa iFern ako. Ilang araw na lang po ang bago magpasko? 10 days? 10 days na lang, di ba? Alam niyo po ba ang damdami ng mga tao nasa abroad ngayon? Hindi po sila masaya. Lagi po nilang pinapangarap sana andun ako sa Pilipinas para magpasko. Sana kasama ko yung pamilya ko ngayong Pasko. Sana nagse-celebrate ako sa Pilipinas ngayong Pasko. Tama po ba? Ba't para kayong umiiyak? Naalala lang po? Di ba? Nakaka-relate po? Yes. Kasi po 27 years ko pong ginagawa yun. 27 years po. Sa loob po ng 27 years, 5 beses lang po ako nagpasko sa Pilipinas. Masaya o masakit? Di ba? Pero ito po yun. Bakit andito ako ngayon sa harapan nyo na isang seaman o isang OFW na nagsasalita po ngayon sa harapan nyo? Kasi gusto ko lang po kayo ma-inspire. Okay? Buti na lang, meron akong isang asawa na ang pangarap niya, dinadasal-dasal niya araw-araw, sana yung asawa ko hindi na umaalis ng bansa. Yun po yung laging pangarap niya. Yun po yung laging dinadasal-dasal niya. So isang araw, nagkaroon po siya ng karamdaman. Actually, caterer po kami. Yung misis ko po yung may hawak ng catering business po namin. Kami po ang nag-cater sa ABS-CBN, DMCI, lahat po ng Robinson, Kebinay, GMA. So malaking puhunan. Yes, kung ganun po yung kalaki yung mga hinahawakan mong tao, malaki po talaga yung puhunan. Tama? So namuhunan din po kami ng 10 million dun, kahit papano. Pero hindi naman po kami kumikita ng 1 million a month. Okay? So yung asawa ko nagkaroon po ng karamdaman. Hanggang, actually po, si Fernsie, since Fernsie, kami po yung caterer nila. No? Kami po yung HRs po natin, namin silang inahawakan. Actually, every week, andito po ako noon. Kilala ko na po itong office na to. Kaya kilang-kilala ko po si iFern. Kami po yung nag-cater sa kanila sa mga malalaking event nila. Like SMX, PICC, Araneta. Kami po yung cateran nila. Kaya lang, dahil networking, hindi po kami naniniwala. Sino po yung naniniwala sa networking business? Pagitaas nyo po yung kamay nyo. Buti na lang, may isa uli. Kanina, puro isa rin, di ba? Isang seaman, isang ano, di ba? So, sinabi po ba sa inyo na networking po itong pupuntahan nyo? Sino po yung mga nag-invite po sa inyo? Sinabi po ba nila? Ay, buti naman sinabi nila. Kasi baka po mamaya sabunutan nyo po yung ano nyo. Nag-invite sa inyo, hindi nila sinabi na networking, nagulat. Buti na lang sinabi ng isang seaman na networking ito. Tama? So ako po, yung misis ko nagkaroon ng karamdaman at nakabili lang po siya ng product. O meron lang po nagbenta sa kanya ng product. Ginamit po ng misis ko, nagkaroon po siya ng fibromyalgia. Yung po yung mga ugat niya nagsisring. Halos malumpo po siya ng 3 taon. Okay? Dahil po sa sobrang stress sa catering. Business na magandang business pero nakakamatay. Sa sobrang stress. Lalo na ngayong Christmas, December, nakita po niyo yung traffic. Kaya po marami pong hindi pa nakakarating eh. Para tangi sila pero hindi pa nakakarating kasi traffic. Okay? Dahil po sa sobrang stress sa negosyo niya, halos malumpo po siya ng 3 taon at salamat, meron pong power trio na ininom niya. Okay? Nung nakita po niya na maganda yung product, tinanong po niya, sabi niya, doon sa nagbenta sa kanya, saan pa galing yung product na ininom ko?
Sabi niya, kilala mo ba si Fernsey? Sabi niya, oo, kasi akong caterer niyan. Sabi ng nagbenta sa kanya, meron na silang bagong product na pang-international. So, yung misis ko, naghahanap din siya ng ibang negosyo na hindi na niya kailangan ma-stress, hindi na niya kailangan mag-ipagbuno sa traffic. Tama? So, tiningnan niya si iFern. For the first time sa buhay niya, tiningnan niya ang negosyo ng networking. So, sa awa naman po ng Diyos, nagustuhan niya. Ngayon, eto po, papasok po tayo dito sa kwento namin. Kahit pa paano po, kumikita po ako ng 300,000 a month sa barko. Malaki o malaking malaki? Pag ganun po yung sweldo nyo, paalisin nyo po yung asawa nyo, ganun sweldo na asawa nyo, pauwi nyo na Pilipinas. Sarap kaya tumanggap ng dollar. Tama ba? 300,000 a month po ang sweldo ko. Pero bakit po ngayon andito ako sa harapan nyo? Kasi yung asawa ko, ang sabi niya, umuwi ka na ng Pilipinas, may gagawin tayong negosyo, mag-retire ka na. Sabi ko, ano negosyo mong bubuksan natin? Basta umuwi ka. Eh, siyempre, mabait po akong asawa, di ba? Umuwi po ako ng Pilipinas. Isang linggo na, tinatanong ko yung misis ko, ano ba yung negosyo papasukan natin? Hindi niya masabi-sabi. Sabi ko, ano ba talaga negosyo pupunta natin o gagawin natin? Ang sabi po niya sa akin, siguro nakulitan na siya, hindi na niya kaya magtago. Magne-network tayo para po akong binuhusan ng malamig na tubig. Nakaka-relate? Sabi ko, 300,000 ang sweldo ko, pauwiin mo ako ng Pilipinas, pagkatapos pagbenta-bentahin mo lang ako. Tapos, gusto mo kong mausap pa ako ng tao, hindi ako marunong yan. Nakaka-relate? Diba, ang pinaka-ayaw natin yung magbenta-benta? Correct? Yung kakausapin mo yung tao, iniisip mo, pag kinausap ko to, baka hindi bumili. Tama? Sabi ko sa misis ko, kahit anong mangyari, hindi ko gagawin yan. Hindi ko kaya yan. Eh, malakas pala yung kaluwa niya. Tinira ako sa kaliwa, sabay-sabi sa akin, umuwi ka muna sa nanay mo. Di ba ang saya? 27 years po kami mag-asawa, hindi po kami nag-aaway. Every time na umuwi ako ng Pilipinas, ang sweet po namin. Kasi dalawang buwan lang po yung negosyo, yung ano ko, bakasyon ko. Nang dahil po sa iFern, nagkahiwalay po kami literal. Masaya o masaya? Hindi nyo masabing masaya. So ako naman si Gago, umuwi sa nanay ko. Pagdating po doon sa bahay ng nanay ko, nag-isip-isip ako. Sabi ko parang may katwiran siya. Alam niyo po bakit? Kasi ang sabi niya sa akin, ang pinaglalaban ko yung pangarap mo. Sino po yung may pangarap dito? Lahat tayo, di ba? Sabi niya sa akin, ang pinaglalaban ko yung pangarap mo na hanggang ngayon na nasa abroad ka, hindi mo pa natutupad. Ang pangarap mo, pinaglalaban ko, matanda ka na hanggang ngayon, hindi mo pa rin natutupad dahil akala mo nasa abroad ang pera. Di ba pangarap mo, kasama mo yung pamilya mo every Christmas? Di ba pangarap mo na makita mo yung mga anak mo na lumalaki? Di ba pangarap mo na nakakaakyat ka ng stage every time nag-graduate yung mga anak mo? Sabi niya, natupad ba lahat yan? Sabi niya, hindi mo nga nakikita pinanganak yung mga anak mo eh. Umuwi ka nga ng Pilipinas, gumagawa ka lang ng bata eh. Tama ba yung mga simang ganon?
Sabi niya, 50 years old ka na. Yung pangarap mo, hanggang ngayon hindi mo pa rin natutupad. Di ba, lahat naman po tayo may pangarap? Pero yung pangarap na yan, minsan nagiging imposible siya. Tama ba? Di ba, ng mga bata po tayo, may kanya-kanyang tayong pangarap, di ba? Gusto ko, pagdating ng araw, maging doktor ako. Pero natutupad po ba yun? Pagdating ng araw, gusto ko, maging piloto ako, natutupad po ba yun? Di ba, minsan ang pangarap, nagiging imposible siya dahil sa mga experience po natin. Ako po, pangarap ko maging engineer. Di naman ako naging engineer. Naging engineer lang ako. Bakit? Kasi po, hindi kaya ng mga magulang kong pag-aralin ako eh. Kaya po ako naging seaman kasi malakas lang ang loob ko eh. Hindi naman po talaga ako totoong seaman na nag-aaral ng totoong seaman eh. Hotelier po ako, kaya po ako nakapag-seaman kasi sa cruise line po ako. Tama? Pero dahil po sa mga experience na yan, hindi ko rin po natupad yung mga pangarap ko totoo sa totoong buhay ko. Sabi ni ng misis ko, kung gusto pong matupad ang pangarap mo sa buhay mo, sa amin, bakit hindi ka mag-take ng risk? Gumawa ka ng isang bagay na hindi mo dating ginagawa. Kasi sabi niya, nasa comfort zone ka na. From 19 years old, nasa abroad ka na. Akala mo kasi ang buhay mo nasa abroad lang. Akala mo kasi dito sa Pilipinas, walang buhay. Ang iniisip mo lagi, okay lang na malayo sa pamilya, may maganda namang sweldo. Tama po ba? Dito po sa Pilipinas, pagiging empleyado, maganda po ba yung sweldo? Ako nga po, nasa abroad ako, ang ganda na ng sweldo ko, pero di pa ako yumaman eh. Tama? Sabi niya sa akin, bakit hindi ka mag-take ng risk? Diba? Kung di naman tayo mag-take ng risk, para sa pangarap po natin, may mababago? Wala naman mababago eh. Tama? Actually, kay Ivern, wala naman pong risk eh. Alam niyo bakit? Eh, pag nagbigay ka po ng 66,500, may income ka agad na 6,000 eh. Mamaya, explain po nila sa inyo yan. Yung mga hindi pa po member, explain po nila ng maayos sa inyo yan. Tapos, bibigyan ka pa ng product. Pagkatapos, lifetime pa yung negosyo mo. Bearish ba doon? Nung nasabi sa akin ng misis ko, oh nga no. Kami nga, nag-take kami ng risk na 10 million ang pinuhunan namin sa catering namin. Bumili pa lang kami ng truck, bumili pa lang kami ng gamit ng catering, nagpagawa pa kami ng opisina, nagpagawa pa kami ng kusina, pero hindi pa kami kumita kahit 5. Kay Ivern nga, nagbayad ka pa lang, binalik niya sa iyo yung pera mo. Tama? Mamaya po, ikukwento nila yan. Sabi ko, bakit hindi ko gagawin? Kung pwede naman palang mabago yung buhay ko. Kaya ngayon po, alam nyo po ba, nagpapasalamat ako dun sa asawa kong matigas ang ulo. Kung may anak po kayo sa abroad, may asawa kayo sa abroad, may pamilya po kayo sa abroad, kapatid, sabihin ko po sa inyo, wala po ang pera sa abroad. Andito po mismo kung saan po kayo nakaupo, andito po mismo sa opisinang ito ang pera. Okay? So, pakinig po kayong mabuti sa mga speaker. Makinig po kayong mabuti dahil bawat detalye na i-explain po nila sa inyo, yun po yung ikakayaman ninyo. Dati, pangarap ko po, mapag-aral lang yung mga anak ko eh. Hindi ko na mo po pangarap na magkaroon ng Mercedes-Benz. Pero meron po akong Mercedes-Benz, kaya Benz Boys po ito, tama? Hindi ko na mo po pangarap magkaroon ng Rolex. 2.5 million. Diba? Noon po, 27 years, ang relo ko, isasay ko na maswerte. Kay Ipern, ilang taon lang may Rolex na ako. Dati, pangarap ko lang, pangakot lang ng mesa na sasakyan. Ngayon po, may Mercedes-Benz ako, may Ford Everest ako, may Montero ako. Kanino galing? Lahat po yan kay Ipern. Hindi ko rin naman po pangarap na magkaroon ng bahay na malaki.
Alam niyo po ba, ang pangarap ko lang mapag-aral yung mga bata. Pero pati po yung pag-aaral ng mga anak ko, si Ivan pa rin po ang nagpapaaral. Meron po ako ngayon isang nagdudoktor, meron po akong isang nag-aabogado, meron po akong isang kumukuha ng filming. Saan po galing lahat yan? Kay Ivan po lahat yan. Kasi bakit? Kasi pati po yung mga anak ko nagne-network na rin. Di ko pangarap na malaking bahay, pero ngayon po nakatira po ako sa Alabang Hills. Na mayroong 8 kwarto ang bahay. Pero hindi po binigay ng pagbabarko ko yan. Kaya makinig po kayong mabuti. Kung yung isang magsasalita po rito, yung susunod po sa akin, 19 years old na nag-take ng risk para gawin yung negosyo, sa tingin nyo po, yung 19 years old, may kakilala? Yung 19 years old, may mapampamember? Yung 19 years old, alam bang gawin ng negosyo? Hello, hello. Hindi dapat, di ba? Pero, yung ipapakilala ko po sa inyo, grabe. Ngayon, yung 19 years old, kumikita po siya ng 400,000 a month, naka Rolex, naka Mercedes-Benz na rin, kaya kasama po siya sa Benz Boys po ngayon. So, bago po ang lahat, no? Panoorin po natin kanyang video. Club member, a luxury car club member, please help me welcome Matthew Santisas. So, ay fantastic morning, no po. So, isa po mapagpalang araw sa ating lahat, no po. Kanina, napakinggan niyo po kanina yung tatay ko. Tatay ko po yun, no po. Sa kanya po ako nagmana ng kapugian. Tatay ko sa negosyo, syempre. No po, so before we start, no po, syempre, mag-share tayo ng opportunity sa bawat isa, no po. May request everyone to occupy the front seat. Bakit po? Kasi ngayon, ituturo po namin paano ninyo gawing negosyo si iFern. Ngayon, yung mga susunod na magsasalita sa akin, sila po yung mga talagang napayaman ni Ivern na panigurado mai-inspire kayo. Tama? So bago dapat sila makarating o bago sila magsalita, eh dapat manamnam nyo po lahat ng mga sasabihin bawat letra na lalabas sa kanilang bibig. No? So before I start, no po, please occupy the front seat, bawal ang bungi. Diba? Bawal ang bungi upuan, occupy nyo po yung mga bakante. Sige po, occupy nyo po kasi marami. May parating pong 5,000 people na traffic lang. Na po, 3 oras na sila sa EDSA. Na po. So occupy nyo po yung front seat. Na po, bawal ang bungi. Diba? Para po maintindihan nyo po ng maayos yung negosyo. Diyan ma'am, na po. Sige po, occupy the front seat. Yung mga nagbibideo sa likod. Na po. Yan. Para sama-sama tayo ngayon dito na pasaan tayo ng positive energy. Na po. So yan, sige po. Yan, occupy the front seat.
No po, pag natalsikan ka ng laway, huwag mong punasan. Diba? Huwag mong punasan. Namnamin mo, amuy-amuyin mo. Bakit yan ang magpapayaman sa'yo? Diba? Yan ang future laway mo. No po. So yan, no po. Yan, no, diba? Occupied you din po pala yung Broad City, no po. So yan. Ay, fantastic morning sa ating lahat, no po. Isa po mapagpalang araw sa ating lahat, no po. Sino po dito yung mga members na taas kamay? Ayan, o, oh, ayan, o. Oh. Sige, pababa ng kamay. Sino po dito yung mga hindi pa member? No po? Yung mga nabiktima ngayong araw ay bisita pala? No, sino po? Ayan, no po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,000. No, grabe, 10,000 po tayo ngayon. No po? Ngayon, sa mga hindi pa members, kapatid, pakinggan mo na mabuti yung negosyong ipakikita namin sa inyo. Yung unang nagsalita kanina, si Man. No po? Seaman siya, pero hindi siya Seaman Loloco. No po? Seaman siya, earning 300,000 naman, no po, pero sa iFern umaman. No po, ngayon, ang magtuturo po sa inyo paano gawing negosyo, estudyante naman. No po, noon pala, estudyante noon. Diba? 20 years old, kaka 20 years old ko pa lang po. Ngayon, isishare ko po sa inyo paano po nakapagpapabago ng buhay si iFern. No po, paano po nakakapag-change ng life si iFern at paano po nakakatulong ito sa marami. So, ready na po ba kayo? Ready na po ba kayo? Hep, hep! Hep, hep! Ayan, no po, ayan. Buhay pala, akala ko tulog kayo, no po. So, ngayon, pakilala ko po sa inyo si iFern. No po, ang ibig sabihin po ng iFern is International Filipino Entrepreneur Resource Network. Ang sistema po ng company natin is RBA o tinatawag na Revolutionary Business Advantage, revolusyon sa kahirapan. 'Di ba? Kung gusto mong mabago yung buhay, no po, since matagal ka nang mahirap, no po, minana mo na 'yan sa mga ninuno mo, revolusyon na yung kailangang pagbabago. 'Di ba? The next, clicker walang. Ayaw. Asan yung clicker natin? Ay, ito pa po wala. Ayan. Kala ko Zoom, eh. Next, upline. No po. Hindi pala live pala, no po. Okay na po, no? So si iFern Corporation po, more than 17 years in multi-level marketing company. Halos kasing tanda ko na po. So, sino po dito yung mga nakasali na sa iba't ibang multi-level marketing company? Yan, mga networking. Sino po nakasali na? No po, si iFern po, no po, huwag niyong isiping magsasara. Bakit? Hindi po namin kayang takpan ng kurtina yung building na to. No po, so hindi po to bigla-biglang mamaya. At mas lalong pag nag-pay-in ka ngayon, eh bukas wala na. Hindi po ganon. Diba? Nakita nyo po, 17 years na po sa multi-level marketing industry from the makers of Pernsey. The only multi-level marketing company na yung main product o yung mother company natin, yung produkto nun mabibili sa butika. So, ibig sabihin, branded yung mga produkto natin. And then, 2 billion peso company, 100 of self-made millionaires, and then led by multi-awarded businessman and a talented management team. Ngayon, yung main office natin, ito po yan, sa Ortigas. Ito po, kung saan po kayo nakaupo ngayon. Ortigas, kapatid po ni Orlambot. Na po, nandito po tayo sa Ortigas. Na po, main office. Na po, ito po yung opisina natin, so hindi po siya mawawala. May sariling building. We have our own warehouse sa Mandaluyong City. And we have our own toll manufacturing para mura po yung costing ng mga produkto natin. And ang maganda po doon, kung makikita nyo po, toll manufacturing, ibig sabihin dito po siya minamanufacture. Unlike na iba siguro multi-level na nasalihan nyo noon, yung mga company o yung mga produkto niyan minamanufacture sa ibang bansa, kaya ngayon wala na sila ngayon. Diba? Kasi galing pa sa ibang bansa, nahirapan sila mag-ship out dito sa Pilipinas, no po, pumutok nung una, ngayon wala na. Bakit hindi sila sustainable? No po? Ngayon, no po? Ayan, license and permits, dapat legit, legal yung company natin. No po, yung company natin may permit sa DOH, FDA, SEC, and BIR. So, ibig sabihin, credible yung company natin, hindi po kayo i-scamin. Bakit? Hindi po yayaman si iFern dun sa ilalabas niyong pera. No po, yung mga nagsalita kanina, at yung magsasalita pa po mamaya, mayaman na po silang lahat. Mayaman na po kaming lahat. Hindi po namin kailangan ng pera ninyo. No po? And then, no po, this is the president and CEO. No po, medyo hawig ko lang siya. No po? No po?
Sir Tomanitan, nag-graduate siya ng Comsci sa De La Salle University and then nag-master's degree in AIMS, Asian Institute of Management. No, meron siyang mga award, PLDT Bossing Awardee, Ernst & Young Emerging Entrepreneur of the Year, attended APEC Summit. Sa dami-dami pong multi-level marketing na nasalihan ninyo, out of 400 plus multi-level marketing company registered sa Pilipinas, si Ivern lang po ang nag-iisang kumpanya na pinadadala ng national government sa International Business Summit, katulad niyang APEC. So, ibig sabihin, credible yung company. Bakit? Pinagkakatiwalaan siya ng gobyerno. Tapos ikaw, dodero. No? Tapos, no po, kasama din tayo sa ASEAN, no po, ASEAN Business Summit. So, ibig sabihin, ayan, kinikilala tayo ng international business community. No po? And then, Go Negosyo Kapatid Program Mentor. By the way, that is one of the program ng gobyerno na po para tulungan yung mga ordinaryong mga negosyante. Small and micro entrepreneurs. So, ibig sabihin, si Sir Tomanitan o yung company natin, isa po talaga sa nag-iindorso ng pagnenegosyo. Ang maganda lang dito sa iFern, pwede kang magnegosyo sa maliit na kapital pero malaki yung kitaan. No po? And then, ayan, People's Asia Magazine, and then ang mission ng company is sharing prosperity globally through entrepreneurship. Bigyan po tayong lahat ng pagkakataon na magnegosyo sa maliit na kapital, no po, at palakihin yung negosyong Pilipino sa ibang bansa, no, using our talents, no, Filipino talents. And then, ayan, no po, ayan po yung mga ibang awards ng company ni Sir Tom, MVP Bossing Awardee, and then Ernst & Young Emerging Entrepreneur of the Year. And Go Negosyo Book. Alam nyo mga kapatid, kung dudero at dun sa 10,000 na guest namin ngayon, kapatid, wala kang karapatang magduda. Diba? Kasi itong libro na to, no, libro to ni Mr. Joey Concepcion, no po, the top selling entrepreneurial book in the Philippines, it contained the top 50 entrepreneurs. No? Pinakamayayamang tao sa buong Pilipinas, and we are proud to say that iFern is the only multi-level marketing company na nandiyadyaan. Ano ibig sabihin? Yung level ng company natin, level ng SM, no po, level ng mga malalaking company, ganun yung levelan ng company natin. So hindi ka namin ni-scamin. Ngayon, dun sa sampung nakikinig sa akin ngayon na hindi pa member, o dun sa mga part-timer na members natin, kapatid, kung yung presidente mo wala dito, kapatid, baka next year, pag nagkaroon ulit ng pandemic, magsara na yung company mo. Si iFern buhay pa din. So, ibig sabihin, ganun, ka-credible yung company natin, tama? No po? And then next, no po, ayan, International Magazine, People's Asia Magazine. So, ibig sabihin, kinikilala talaga si Sir Tomanita ng international business community. So, hindi kailangan ng presidente natin yung pera ninyo. Bakit kinikilala si Sir Tomanita ng international business community? Kasi totoo po yung layunin niyang makatulong sa inyong lahat, sa ating lahat. No po? And then other na po, International Magazine, Lifestyle Asia Magazine, One Mega Magazine, and Tom Money Talks, ang Biblia ng iFern Nation. And Fernsy na po, our mother company, awarded as World Branding Award Brand of the Year. Alam niyo po mga kapatid, na po, kung nakasali ka na sa iba't ibang multi-level marketing company, mahal na yung produkto, tapos hindi pa sobrang ganda. Eh dito sa iFern, na po, world-class product but very affordable price, kaya nakakayaman. Bakit? Diba, sino ba market natin dito sa Pilipinas? Napo, sino po bang Pilipinong kayang bumili ngayon ng bote, isang bote, 3,000? Ganyan ang presyo sa ibang networking company. Dito, napo, Fernsy, napo, awarded as World Branding Award. Ibig sabihin, best of the best of all its kind. No, ibig sabihin talaga napakaganda ng produkto natin. And another, napo, international commendation, ASEAN Awards, no po, 2019. And 2021, bagsak lahat ng negosyo sa Pilipinas. Pero si iFern po, kinikilala po ng iba't ibang mga bansa. Bakit? We triple, double our sales during pandemic. Anong ibig sabihin? Pandemic foolproof po yung negosyo ni iFern. No po, so dito sa iFern, yung iba, nung pandemic, naghahanap ng ayuda, no, pipila, no, maglalagay ng bangko sa labas ng pintuan nila, sa labas ng gate nila, para sa pagdating ng barangay, si iFern dito, every Friday, kumukuha ng cheque. Every Friday, yung Metrobank nagbubukas para sa iFern. Diba? Kung yung trabaho mo nga, no, nung pinapasukan mo ngayon, tinanggal ka, no, dito sa iFern, yung mga distributor, katulad namin during pandemic, hindi huminto yung cheque.
So, ibig sabihin, pandemic foolproof yung negosyo ni iFern. And then next, na po, Ferndy. Na po, ito yung isa sa pinagmamalaki namin, the flagship product of our company. Yung vitamin D po natin, awarded the only Filipino product that is being awarded ng 4 consecutive World Branding Award. Na po, ano po ibig sabihin yan? Yung produkto natin, world-class product, no, kinikilala ng iba't ibang bansa, pero kayang bilhin ng mang tataho. Eh yung produkto ng ibang multi-level marketing na nasalihan mo, di ba, mahal, hindi na nga maganda yung produkto, hindi mo pa kayang ibenta sa mang tataho. Eh dito, di ba, maganda na yung produkto ni iFern, pwedeng bilhin ng estudyanteng wala namang pera. O ibig sabihin, maganda siyang gawing negosyo. Na po, sa 4 na taon, World Branding Award siya. Ngayon, yung mga raw materials ng mga produkto natin came from the two of the most leading suppliers ng vitamins. From DSM Switzerland and then Glanbia USA. That's the number one producer of nutritional goods sa buong mundo. And, na po, I want to present the 14 world-class product. No? 14 world-class product. Kanina, pinakita ko sa inyo yung company. So, ibig sabihin, legit, credible yung company. Ngayon, ano naman yung mga produkto ng company? Ano naman yung mga produktong in-offer ng company sa inyo para gumanda, pumugi naman kayo? Diba? At umaman din kayo. Diba? So ngayon, na po yung mga produkto natin may seal of approval. Merong FDA, na po, merong brand of the year, ibig sabihin, best of the best products on all its kind. Halal, Trucal, quality, quality, quality blend. Ibig sabihin po, nakapasa po sa European standard yung produkto natin. Now, I want to present na po the flagship product, Ferndy. Your daily dose of sunshine even without the sun. Strengthen bones and muscles, boost immunity, reduce the risk of falls and fractures, good for the heart, and recommended for all ages. Pwede sa lahat. Bakit? Kasi ang pinagagaling niya, cells ninyo. No? So, tinutulungan niya po mag-regenerate yung cells ninyo. So, ang pinagagaling niya, hindi yung sakit, yung pinagmumulan ng sakit. Kung mapapansin mo, walang no-approved therapeutic claim. So, ibig sabihin, proven and tested na nakapagpapagaling na anumang uri ng sakit, and the only vitamins na may generic name, cholecalciferol. It works as vitamins and as a medicine. Ngayon, sabi ni Dr. Michael Olick, yan yung mga kaya niyang pagalingin. Osteoporosis, heart disease, cancer, autoimmune disease, depression, insomnia, arthritis, diabetes, ang dami! Ultimo yung hindi magkaanak, natutulungan niyang magka-baby. Basta may asawa. Hindi kasi, pag ikaw nagkaanak ng walang asawa, iba yun. Si Mama Mary ka nun. Di ba? Pero dito, syempre, kung nahihirapan kayo magbuntis, na po, magka-baby, no, take Ferndy. No, it will help your organs, it will help your cells na mag-generate para na po magka-produce ka ng ma-fertile ka. No po. And then next is yung Fern Active. From the word itself, active. It will increase your energy level for active lifestyle, enhance mental alertness, boost immune system, anti-stress, at meron siyang 8 vitamins and mineral. Kinukumpleto niya yung vitamina sa katawan, kaya pagka uminom kayo niyan, hindi kayo nakararamdam ng pagod, at pinatatayo niya po lahat ng ugat, mula sa maliit hanggang malaki. Na po, so meron siyang natural Viagra effect. Na po, so dito sa iFern, healthy ka sa umaga, healthy ka din sa gabi. Diba? No po. So ngayon, meron din tayong Milka. No po, calcium 'yan. Ang maganda sa calcium na 'to, kakaiba siya sa lahat ng calcium na nabibili natin. Lahat ng calcium na pwede niyong mabili sa market, calcium carbonate o calcium citrate, nanggaling sa dinurog na bato o dinurog na seashells. Prolonged in taking, nagiging kidney stone o gallbladder stone. No po, pero ito hindi. Bakit meron siyang Trucal, calcium from real milk? It contains calcium, phosphorus, magnesium and potassium na nag-alkalinize ng blood and tinutulungan niya pong mapatibay yung bones natin. And the next, Fern Coffee. Para sa mga coffee lover dyan, no po, coffee na, nag-vitamins ka pa. 3-in-1, no po, bakit? Yung coffee na pwede sa acidic, pwede sa diabetic, at pwede sa may hypertension. Next, Fern Flex. No po, from the word itself, flex, ibabalik niya yung flexibility ng joints natin. It contains natural UC2 type of collagen para sa mga ligaments natin. No? So, kung marami nang tumutunog-tunog sa'yo dyan, no po, eh, take Fern Flex. No? Ibabalik niya yung flexibility. Next, toothpaste. Nako, paborito-paborito to ng mga members ko. Bakit?
First in the Philippines to use silver ion technology, may zinc lactate vitamin and vitamin E Akas Natural Moisturizer. Alam nyo ba itong toothpaste na to? Pagka ginamit ninyo, no, kung meron kang katabi sa umaga, no po, kung meron kayong morning kiss ni Mr. ni Mrs. ng 10 seconds every morning, pag ginamit nyo yan, 10 minutes na yung morning kiss nyo. Bakit? Wala ka ng bad breath. Diba? Ito ba maganda? Ginagamit ko yan sa pimples, so pwede din siyang facial wash, no po, pwede siya sa acne, and best, no po, pwede siyang feminine wash. Sabi ng mga teachers kong member, no po, nakakaramdam daw sila ng aircon. Gusto ko sanang itry. No, kaso di ko mararamdam, sigurado di ko mararamdaman yon. Sabi ng mga babae, ng mga teacher kong member, pag gumamit daw sila niya, feel nila may aircon sila. Sabi naman ng mister nila, may flavor. Hindi ko alam kung ano ginawa ng mister nila. No? Bakit may flavor, sabi. Diba? And then next, is yung tinatawag nating AAA, no, Aurora products natin. Aurora soap and Aurora body lotion. Na po, yung, meron siyang argan oil, Swiss apple stem cell, and aloe vera. So ang maganda dyan, pwede sa all type ng skin. Na po, sensitive hanggang sa hindi sensitive, and insect repellent na din siya. Na po, so dito sa Iburn, hindi lahat ng artista nasa TV. Yung iba, nandito dito, yung mga nakared sa likod, di ba? Yung nandito dito sa harap, di ba? Palakpakan nyo naman! Di ba? Hawak namin yung mic. Di ba? And then next is yung tinatawag nating Aurora Day and Night Cream. Yung Aurora Day and Night Cream natin, it contains stabilized vitamin C, star flower oil, tsaka dual UV filters protection. It will protect you from sun exposure. So nagtatanggal ng melasma, ng eczema, and then ang daming benefits, pero ang pinaka-importante, anti-aging. You will look 10 years younger. So kung nai-stress ka sa trabaho mo, sa negosyo mo, di ba, at least yung produkto ni Iperm, pagagandahin ka. Di ba, kasi yung may pera ka nga sa negosyo mo, no, pumangit ka naman. Di ba, sa Iperm, no, hindi ka pa kumikita, gumanda ka na, gumapo ka pa. O, di ba? Ganun sa Iperm, di ba? And then Aurora Face Serum and Aurora Eye Cream. It contains natural na niacinamide na tawag namin botox in a bottle. Bakit? Na po, nagbabatak siya ng skin and Aurora Eye Cream. So kung gusto mo magkaroon ng Korean skin, take, no, gumamit ka ng Face Serum and Eye Cream. No? Kung gusto nyo ng model, titigan nyo na lang ako. Zoom nyo pa. Di ba? Di ba? Na po, and then last two products natin is yung tinatawag nating collagen, and then no po, yung collagen natin, powder drink, it contain type 1 and type 3 collagen na pampasexy, pampaganda, pampabata, pampaputi, at pampapayaman. Diba dito ka makikita ng mga produktong gagawin kang healthy, payayamanin ka pa. Eh yung ginagamit mong sabon ngayon, pinayaman ka ba? Hindi. No? Dito sa Iperm, healthy ka na, wealthy ka pa. No po, and then last products natin is yung tinatawag nating zero call. No, from the word itself. No? Zero call para sa mga may cholesterol. Sabi sa clinical studies, after intaking zero call for just 6 weeks, your cholesterol level will go down 17%. So napakaganda ng mga produkto natin. So actually, yan lang yung mga produkto natin. Sobrang bilis, sobrang gaganda. Actually, lahat ng mga nakikita nyong kumita sa Iferne, no, karamihan dyan, o most of us, no po, nakilala si Iferne not because of the business, but because of the product. Bakit? Kasi, no po, yung produkto nakatulong sa kalusugan, tapos nung nakatulong sa kalusugan, sabi namin, i-share natin sa ibang tao, yun pala nakakapagpayaman din. So ngayon, no po, I want to share. Yan, sige, tuloy niyo po yan, tuloy niyo po yan. Yan, para ganaan ako. No po, I want to share, no po, paano gawin yung negosyo. Gusto niyo po ba mapakinggan paano tayo pwedeng kumita sa Iferne? No po, sino po yung... Para isang palakpakan naman kung gusto niyo po mapakinggan kung paano gawing negosyo si Iperm. Yan. Na po. So ngayon, para maging negosyo mo si Iperm, kailangan mamuhunan ka. Wala namang negosyong walang puhunan. Diba pag sinabi, kikita ka, di ka mamumuhunan. No, hindi, huwag ka nang maniwala doon. Diba niloloko ka lang noon. Diba sa lahat ng bagay, empleyado nga namuhunan ka eh. Ng effort, tapos nung nag-apply ka, ng utang ka pa para sa mga requirements. Namuhunan ka pa din. Dito din sa Iperm, mamumuhunan ka. Ito ang maganda. Kung ikukumpara mo sa traditional business, no po, si Iperm, maliit yung puhunan pero kaya kang payamanin. Sa traditional business,
hindi ka po kikita ng milyon hanggang hindi ka namumuhunan ng 1 million. Tama po ba? Minsan kahit namuhunan ka ng milyon, wala namang milyong kitaan. Yung Jollibee, 45 million puhunan, di kumikita yung may-ari niya ng 1 million pesos per month. Dito sa Hypern, walang milyon yung kapital, pero pwede kang bigyan ng 5.5 million per month na income. Gusto nyo yon? Gusto nyo malaman paano yon? Okay, so i-share ko yan. Ito ba maganda? No, para mapatunayan mo na walang nalulugi sa Hypern. Tanong ko sa inyong lahat. Nakita nyo yung magandang produkto, tama? Lahat, bibigyan kayo ng magandang kalusugan, tama? Ito tanong ko, may nalulugi po ba sa pagkakaroon ng magandang kalusugan? Well, doon pa lang, mayaman ka na. Doon pa lang, bawi ka na kung ano man yung ilalabas mong kapital. Tama? Una, bago ka payamanin ni Hypern, papupugiin, papagandahin, at gagawin kang healthy. Pagkatapos noon, mayaman ka na din. Yun yung maganda sa Hypern. Eh sa traditional business, yumaman ka nga, namatay ka naman ng maaga. Bakit? Na-stress ka, napagod ka, yumaman ka nga, pumangit ka naman. Diba? O ma'am, ba't mo tinuturo si ma'am? Grabe ka ma'am ha, ang harsh mo ka sa katabi mo. Member na. Grabe ka, sinabi kong pumangit, tinuro si ma'am. Grabe ka ma'am ha. No? So ngayon, paano gawing negosyo si Hypern? All you need to do is to avail product packages. No? Bibili ka ng produkto, para ka lang na grocery. Bumili ka ng sabon, ng toothpaste, ng vitamins mo na isusupply mo pang isang taon, may negosyo ka nang pwedeng gawin. So, ito yung mga pwede mong pagpilian. Na po, 66,500, that's we call business package. Kung gusto mong yumaman, pwede kang dito magsimula, pero may mas mataas pa dyan. Diba? Yung 66,500, 7 business account, wala ka bang ginagawa, may produkto ka makukuha dyan na 68,000, na po, tapos meron ka na agad 6,000 commission dyan. Ngayon, kung wala kang pang 66,500, pwede kang magsimula sa 28,500, pwede kang magsimula sa 9.5. Pero ang maganda dyan, Matthew, magbibigay lang ba kami ng pera dyan? Hindi. Kung ano yung nilabas mo, bibigyan namin ng kapalit na produkto. Yung 9.5, 10,000 yung makukuha mong produkto. Yung 28.5, 30,000 yung makukuha mong produkto. Yung 66.5, 68,000 yung makukuha mong produkto. Nalugi ka? Nascam ka? Hindi. So, doon pa lang, once na nakapag-start ka, binalik sa'yo lahat ni Hypern yung kinapital mo. Gamitin mo yung produkto, hindi ka nalugi. Bakit? Naging healthy ka na eh. Diba? Ngayon, when you avail product packages, more than 100% worth of products ang kapalit, na po, meron kang discount 32 to 73% markup on all products lifetime. Kahit wala ka ng life. Bakit? Naipapamana po yung account. Diba? And then merong online members dashboard and then meron tayong insurance good for 1 year, maximum of 200,000 and 20,000 depende sa account na kukunin nyo. Ito ang maganda sa Hypern. Namuunan ka ng isang beses, pwede, pero pwede kang kumita ng 6 na beses ng sabay-sabay. Sa traditional business, mamumuunan ka ng isang beses kung hindi mo bubuksan yung tindahan mo, wala kang income. Dito kahit patay ka na, pwede kang kumita. Kahit kasama mo na si San Pedro, pwede kang kumita. Gusto niyo malaman paano 'yon? Napo, gusto niyo po bang malaman paano 'yon? Yes! Oh, ngayon, I want to share no po, first way to earn retail sale. Ito yung gustong magbenta, mahilig magbenta, mahilig mag-online selling. Napo, tingnan niyo yung tatlong produkto lang, yung Ferndy, yung Power Trio. Yung Ferndy ang presyo niyan, good for 4 months yung Ferndy 120. Ang presyo po niyan pag member ka, 780. Pag hindi ka member, 1,280. Makabenta ka ng isang bote, may 500 ka na kaagad na tubo dyan. Sa ibang multi-level marketing company, wala ka mabibiling isang bote, 1,000. Tapos pang-apat na buwan pa yan. So sa retailing, dito pa lang panalo ka na. No? Kung ayaw mo magbenta, pabenta mo sa anak mo. Kung ayaw magbenta ng anak mo, humanap ka ng taga-benta mo. Diba? So ganun yun. Ngayon, no po, second way turn is yung tinatawag nating fast start commission. Bakit siya tinawag na fast start commission? Kasi sobrang bilis. Ang wala po itong pinagkaiba, nag-offer ka ng negosyo sa mga gusto mong matulungan tao. For example, na po, bagong member ka ngayon, kumuha ka ng package, tapos sasabihin mo sa upline, paano ko mababawi yung puhunan ko? Sasamahan ka niyan bukas agad o kahit nga mamaya agad pagka-pay-in mo eh. Kaya pwede ka nang mag-pay-in.
pag kumuha ka ng premium package, na po, automatically, yung mga kukunin mo din o yung mga i-invite din mo, kukuha din ang premium package. Di ba? Premium plus package. Pag kumuha sila niyan, si Upline muna magpe-present para sa'yo kasi di ka pa marunong. No, hanggang di mo pa kaya, si Upline muna. No, pag kumuha ng premium plus package, may 3,500 ka doon. Paano kung makasampu ka sa isang buwan? O sige, tuloy niyo yan. No po, paano kung makasampu ka isang buwan, 35,000 ka doon? Kumuha ng premium package, 1,500. Kumuha ng standard, 500 pesos. So, nag-invite ka lang. Diba, wala ka nang ginawa. Ang puhunan mo, lalamunan, laway mo. Diba, nag-invite ka, walang pinagkaiban sa pag-invite sa birthday party. No? So, kumita ka pa. Ang maganda, may katulong kang gawin ng negosyo mo. Diba? Next is, pag nagkaka-bastard commission ka, automatically, magkaka-team sales commission ka through network building and product selling. Ngayon, paano yung network building? For example, na po, kailangan mo lang mauna. Ikaw yung you. We only need to build two sales team, the left and the right sales team. For example, si Chismosa ka, no? Marites ka, may mga kakilala ka ding Marites. Si Marites, kinausap mo, nagpa-member, nilagay mo sa left. Si, tapos may kakilala ka pang isa, si Marisol. Si Marisol, nilagay mo sa right. Diba? One point sa left, one point sa right, equivalent to one cycle. Every cycle has corresponding amount. Kumita ka na ng tig 500 yan sa past start commission, so may 1,000 ka na, tama. Yung one cycle na po, first 1 to 10 cycle is 1,2, so kumita ka ng 1,2 doon. 11 to 28 cycle is 1,4, and 21st to infinity is 1,6, and so on, and so on, and so forth. Darating yung panahon. Naliligo ka, may 1.6. Natutulog ka, may 1.6. Nagsasain ka, may 1.6. Sabi nga ni Aplayonel, 1.6, 1.6, 1.6. Diba? So, itong dalawa na yan, yan yung una mong kakilala. Eh, gustong makabawi ng puhunan. Nung nakabawi ng puhunan, na po, sinamaan natin, nakakuha siya ng premium package. Sa kabila, nakakuha ng tatlong tao, tigwa one account. May 3 cycles ka. Sila nag-invite, tinulungan natin na mabawi yung puhunan, kumita ka ng 1-2, 1-2, 1-2. Kumita ka ng 3-6 doon. Ito maganda. Sa left mo, dalawang tao na yan. Sa right mo, apat na tao. Yan nga, dalawang tao na yan, nagtulungan ulit. Nakakuha ng premium plus package. Yung apat na tao sa kabila, nagtulungan ulit, nakakuha ng premium, premium, and standard. Sila nagtrabaho para sa'yo. No, tinulungan lang natin, kumita ka ng 7 cycles dyan. Meron kang tatlong 1-2, tatlong 1-2, and 1-4. And so on, and so on, and so forth. Hindi na matatapos yan. Ito maganda. No po, isang patunay po. No po, inspire na inspire po ako sa story ni Upline Chano. No, kahit wala ka na. Diba? Pero tuloy-tuloy gumalaw yung left and right mo. Kapatid, hindi ka mauubusan ng pera. Palakpakan nyo naman yan. Diba? Yung kung traditional business owner ka, kapatid, maaaring hindi mahanahin ng anak mo yan. Pero sa iPhone, sa ayaw at sa gusto, kukuha ka na lang ng pera mo. Di ba? Sige po, apply. Na po, the next is yung tinatawag nating product selling. Na po, sa product selling, ayan. So, kung di ka marunong mag-invite, magbenta ka na lang ng produkto. Tumubo ka na, pwede ka pang magka-pairing doon, yung cycle-cycle. Pwede mo silang encode as point value, paturo ka sa nag-invite sa'yo. Na po, and then next is yung tinatawag nating iLifestyle points. Yung iLifestyle points natin, mga kapatid, na po, every 10-15 pair dapat sa company na yan. Pero sa sobrang generous ng company, binalik pa sa atin yan through products, no? Sodexo gift certificates, luxury items, accommodation sa Baguio, na po, Jordan gift cards, fuel card, luxury gadgets, na po, pati pang aeroplano at pang hotel. Sagot ni iPern yan. So gagawin mo na lang yung negosyo, lahat libre. Diba? And then, fourth way to earn rewards and incentive. Dito, ikaw na yung kumita, ikaw pa yung binigyan ng bonus. Isa traditional business, pag ikaw yung may-ari, ikaw yung magbibigay ng bonus. Diba? Dito, ikaw yung kumita, ikaw yung may bonus. No demotion, no reversion, no time frame, and then no limit on how many accounts ka nang advance. So kung marami kang account, lahat yan na-promote, kapatid, grabe, ang dami mong promotion. Ngayon, ano yung mga promotion na yan? Team Builder, 20,000 pesos. Kumita ka na ng 160,000, may bonus ka pang 20,000. E paano kung 7 account ka? Times 7 mo yan.
Field manager, 50,000. Field vice president, 90,000. 165,000. SFBP, presidential director, 525,000 hanggang 15 million pesos. Kapatid, highest rank na naabot ngayon for 6 years, Ruby presidential director. Kapatid, 7 million pesos ang bonus. Kayo po ba, no, sa mga empleyadong nakikinig sa akin, kahit pumuti na lahat ng buhok mo sa katawan, hindi ka bibigyan ng boss mo ng 7 million pesos na bonus. Dito sa Hypern, ikaw na yung yumaman, ikaw na yung may bonus ng 7 million pesos. Diba? So dito, totoo, no, hindi namin kailangan ng pera ninyo. So dun sa 10,000 na hindi pa member dito na nakikinig, kapatid, hindi namin kailangan ng pera mo. Nandito si Hypern para bigyan ka ng negosyo. Diba? And then, yung mga bonuses na yan, hindi yan good as cash, hindi yan ibibigay sa iyo as cash kasi ayaw ng company ng one-time millionaire. Gamitin mo yan sa mga bagay na pwedeng mas makapagpalaki pa ng negosyo mo. Pwede mong ibili ng dream car. Kaya lahat ng mga nagpe-present at magtasalita pa dito mamaya, lahat yan naka-Mercedes-Benz. Yung kotse ng boss mo, kotse na lang ng mga networker ngayon. Yung sinasabi mo noon na ang networking, trabaho nang hindi magawa, okay lang, basta kami naka-Mercedes-Benz. Ikaw nagko-commute. Diba? Pag di ka pa natauhan, no, untog mo yung sarili mo sa baba sa mga kotse doon. Diba? No po? So yan, no po, pwede mong ibili ng sasakyan, no po, ng dream house, ng furniture appliances, ng luxury items, no po. Yan, mga Rolex, no po, Louis Vuitton, lahat. Lahat na ng gusto mo, pati yung mga di mo pinangarap, ibibigay sa'yo. Ganyan sa Hypern, talagang babaguhin yung buhay mo. Palakpakan nyo naman yan. Diba? And then, fifth way to earn group sales rebate. Ito, passive income. Wala ka nang ginawa. Pero yung mga business partner mo, bumibili ng produkto every month. No, hindi mo nakita sino naligo, sino nagsabon, sino nagtoothpaste, sino nagvitamins. Sa bawat bili na lang produkto, may rebates kang makukuha doon. Yan. Palakpakan nyo naman. And then, last way to earn is yung tinatawag nating profit sharing. Sa profit sharing po, na po mga ma'am and sir, ito sasabihin ko sa'yo. Ay, nawala. Pag na-reach mo yung Diamond Presidential Director level, entitled ka sa 2% annual income ng company. So, stakeholder ka o shareholder ka ng company. Palakpakan nyo yan. Eh sa mga kung empleyado ka ngayon, kapatid, kahit dalawang beses kang mag-retire, hindi ka bibigyan ng 15 million pesos na bonus. Tama? Yung 15 million pesos, kikitain mo yun, pero hindi ibibigay na bonus. Dito sa Hypern, on top ng kinita mo yun. Palakpakan mo naman. Diba, anong gagawin mo sa 15 million? No? Kung gusto mo, ipamigay mo, kaya pampatay mo ng apartment, pambili mo ng farm. So talaga, nakakapagpabago ng buhay ba yung 15 million pesos? O, di mag-Hypern ka kung gusto mong mabago yung buhay mo. Tama? So ngayon, no po, actually, yan lang yung presentation. No? Napakaganda ng negosyo ni Hypern. Kung ayaw mong maniwala, no, dun sa mga hindi pa miyembro dito, kung ayaw mong maniwala, no, bumaba ka sa baba, no, katukin mo yung mga sasakyan doon. Kung yun laruan, no, sabi mo, scammer pala tong Hypern. No, kung yun totoo, untog mo yung sarili mo doon para matauhan ka, maniwala ka na. Diba? No, doon sa mga member na, tas hindi pa gumagalaw, kapatid, huwag nyo pagtagalin yung resulta nyo. Napakaganda ng buhay na ibibigay ni Hypern. Trabahuhin lang natin. No? So ngayon, no po, para ituloy-tuloy yung programa natin, no, ituloy-tuloy yung excitement natin, no po, grabe. Ito, first time na mangyayari sa Hypern. No, kayo po yung unang makakapakinig, no po, ng Mercedes-Benz Boys Talk Show. Diba? At ang maganda dito, ang unang-unang mag-host nito, grabe. Kung ako, Alden Richard, ito po, Ding Dong Dantes. Diba? Sipatin mo! Diba? Sipatin mo! Diba? Mas lamang lang si Ding Dong Dantes sa height. No? Sipatin mong maigi. Diba? Front, left, and side. Mukha ni Ding Dong Dantes to. Diba? So, I want to introduce. Diba? Na po,
our Senior Field Vice President, upline, Chad Cornelian. Na po, palakpakan po natin siya. Pero, ayan, panoorin niyo po muna. Ah, wala. Ayan, sakto, ayan na, okay, go! Ayan. Palakpakan niyo na. Thank you, Uplines. Thank you, Upline Zach. Hi, Fantastic Morning! Yes! Grabe. Upline, padagdagan ng isang silya pa. Grabe to. Ulitin ko. Ayun, oh. Ding Dong Mixed Nuts. No? Grabe, no? Parang commercial. Alam niyo yung ano, duwende dun sa Ding Dong? Yan. Pero mas cute lang ako ng konti doon. Tapos may Mercedes-Benz. Anyway, guys, ay, fantastic morning po ulit. Grabe, ang galing ng speaker, no? Seaman, estudyante, ano kaya ako? Di ba? Letter S din dapat. Super guwapo lang. Hindi, standby. Di ba? Tagalugi mo, tambay. Yun po yung background ko. Anyway, guys, I'm not here. Hindi po ako yung magtatapos ng gabing to. Kasi eto yung first Mercedes-Benz talk show. Grabe, guys. Sobrang lupit ng tatawagin natin. Yung isang tao, yung tatawagin natin dito, sobrang gwapo na, successful dito, may Mercedes-Benz din. Ang total income ng mag-asawa, ang total income nila, kinita nila, isa, 3 years pa lang sila, 40 million pesos na. Pakikinggan nyo ba yon? 3 years, 40 million ang kinita. Tatlong luxury car. Tapos isang tatawagin ko, 4 years, mag-asawa sila, ang total income nila is 90 million pesos. 4 years. Gusto nyo ba makirinig at makita yung storya nila? Yeah! Grabe, laksan nyo. Gusto nyo ba? Yeah! Yan ang gusto ko. Upline, Kuya Ruel, please play the video. Panoorin natin yung background nila. Yes! Let's all welcome! Guys, tumayo kayo. Grabe to. Dalawa sa pinakamalupit sa Mercedes-Benz Boys Club. Let's all welcome Upline Buddy and Adrian Aguilar and Upline Buddy Rances. Malulupit, matitinik. Ayun, uplines, upo po tayo. Guys, I have series of questions. Kasi kanina, puro magaganda yung sinabi. Ito yung mga resulta na. Resulta na ng produkto, resulta na ng marketing plan. Ito po, tatanungin natin silang dalawa. Uplines, upo tayo. Pwede na umupo, upline. Yes, pwede na. Nakakayay, height ko eh. Kinakabahala ko sa'yo ah. Ayan, di ba, pantay na tayo. Nagulat ako sa upline eh. Ayan, sakto, pantay na height namin, di ba? Ayan, saktong-sakto yan, dapat pala nakatayo. Kasi pag umupo ako, hindi ako makikita sa likod eh. Ah, ganun? At least kayo kita pa rin. Grabe, no? Ayan, uplines, ayan, baka may gusto ko yung batiin, i-shout out. Ayan, sakto, nandyan po yung mga asawa nyo. Oo. Oh. Ayan na po. Maganda yan. Maganda yan. Sino ba namang ayaw bumati, no? So, good morning sa lahat. So, good morning po sa mga timbahay natin, no? Naka-live po tayo. So, good morning sa inyo. At si Abdidrian po may dadagdag. Siyempre, sa asawa ko, good morning. Yes! Alam kong nandito ka dahil nandito ako. Kaya, kung wala ako, wala ka rin. Yes. So, thank you. At ako'y nandito ngayon, nandiyan ka rin. So, ganun lang, pero may dadagdag po si Upline Adrian. Ayun. So, ay fantastic morning sa lahat. Yan. Yes. So yung asawa ko naman papunta pa lang, no? So na-traffic lang, grabe yung traffic ngayon, no? Pero yon, thank you sa lahat ng pumunta dito sa FCC.
So kahit matindi yung traffic, di ba? Minsan nakakatamad bumiyahe. Sulit naman yung biyahe natin dito, di ba? Yes! Ayun. Thank you sa pagbati niyo sa kanila. And I want to congratulate you kasi yung pakikinggan natin, ito yung dalawang tao na naging inspirasyon ko rin habang nagsisimula kay Ifern. Nangarap lang din ako, nakikisakay lang ako sa Ford Mustang, nakikisakay lang ako sa Jeep Wrangler. Pero ngayon, right now, tatlo kami may Mercedes-Benz na. Yes. Dating nangarap lang din. Before I start, syempre, kailangan ko batiin yung mga pa-club natin. Hello po sa Mercedes-Benz Boys Club. Dadami tayo dito. Lahat ng maniniwala at magkakaroon ng Mercedes-Benz, kasama namin kayo dito soon. Yon. Syempre, binati niyo yung mga asawa niyo. Batiin ko rin yung wife ko. Yeah. Nandyan po si Ann. Yes. Kaway ka naman dyan. Nandyan po yung wife ko. Well, upline, simulan natin. Kasi pinakita yung mga resulta eh. Diba? Ang total accumulated income mo and si upline Josa is almost 30 million. Tama? In 3 years. Tapos si upline Buddy at si upline Cecil Rances, 90 million. Almost 19 in 4 years. Grabe, give me a brief background. Alam mo yung brief background? Yung sinusuot. Oo, yung sinusuot. Bago magpantalon. Brief background. Yeah. Anyway. anong background mo, upline body, before? Before ka mag-Ifern, sino ba si upline body Rances? Dati bang, ano, dati bang artista? Yes. Ayun, bago ka mag-artista, sino ba si upline body Rances? So, thank you, upline. Napakagandang tanong, ano? So, bago ako na yung aking background. Oh, so, yan. Nandyan naman yung booster. Oh, so, dati po akong, ano, nagtrabaho po sa Unilab. Yan po yung tsura ko noon. Pharmaceutical din po ako. Umuulan po sa factory nyo niyan, no, upline? Oo, oh, malamig. So, tapos ko niyan, nag-OFW naman ako. Oh, so machine operator pa rin. So yan po yung sumunod. Kaya nung time na yon, sabi ko diyan, hindi ko to linya. No, ako yung tao kasing nahanap ko yung gusto ko eh. So inisip ko, ako naman sa diyan graduate is pagsisiman, kaya nagbarko po ako. So noong 2000 nag-resign ako. Tapos nagbarko na po. Nagbarko na ako. So, pagkatapos ko magbarko, nagkaroon na rin kami ng gasolinahan. So, yun na po yung negosyo namin. Wow. So, di ba? Dami po napagdaanan. Yun po yung aking background. Yes. Siyempre, tinanong kita, upline. Yun nga, tanongin ko rin si upline Adrian. Upline, sex or chocolates? Ibang talk show pala. Wait, paborito niya yan. Lights off or lights on? Yan ang mga tanong gusto niya. Sasagutin niya sa pagbabalik ng? Hindi, joke lang. Upline, same question. Same question. Anong background mo and paano mo nalaman si Ifern? Sagutin mo rin paano mo nalaman si Ifern, upline. Kasi hindi mo nasagot, background lang eh. Oo. Oo nga, ano? Paano mo nalaman si Ifern? So, nalaman ko po si Ifern, no? So, sorry, upline. Medyo nag-delay yung sagot ko, no? So, sadyang okay. Pinaulit ko talaga sa'yo. So, nung nalaman ko po si Ifern, dahil po sa sa tiyahe namin, so, in-explain po na mayroon daw mayroon daw produkto na nakagaling daw sa para sa anak namin. So, inexplain po sa amin 'yun, dinala sa amin sa lugar namin. So, 'yun, doon ko nakilala si Ifern. So, ano pa ba 'yung tanong mo, upline? 'Yan lang. Doon mo nakilala ko si Ifern kasi. So, pinuntahan kayo. Ayun, kapitan ng Lorraine namin, tiyahe namin. Wow. So, 'yan 'yun. Siya 'yung dahilan kung bakit nakilala namin si Ifern. Siya yung dahilan, bakit kayo may 90 million pesos. Yes, so yan. Kaya guys, palakpakan nyo po yung taong yan. Nag-invite sa inyo. Yan. Yan, upline. Ito naman next, yun din question ko sa'yo. Anong yan. Background mo before ka maging artista at mag-Ifern? At alam mo yan, paano mo nakilala si Ifern? Yan, thank you. No? Ganda ng question. Ako po galing sa call center. So, 14 years po ako ron. Meron ba dito mga galing sa call center industry? Ayun. Wow. Oo nga, no? May dalawa. Meron pa po. Ayun, meron doon sa likod. So, yan, no? English dapat, lagpas dalawa. English dapat. Nakalimutan ko na, wala akong headset eh. Pag may headset, magaling tayo dyan, no? Pero yun nga, no? 14 years ako empleyado sa call center industry. Tapos kung paano kami napasok sa Ifern, yung asawa ko talaga, yung may kasalanan.
So, yung asawa ko po is galing sa pamilya ng negosyante. Kung familiar po tayo sa Alpha Insurance, insurance po ng mga sasakyan, no? Wow. So, paano kami napasok dito sa iFern? Meron siyang dating ahente na maraming pinapa-insure na sasakyan. Sabi, andaya mo pinapa-insure? Sabi, saan galing yan? Sa gusto mong malaman? Sige, sama ka sa akin. So, sinama siya rito. Sabi sa kanya nung ano, nagsama sa kanya, pagpe-present daw dito sa iFern para sa insurance. Ang nangyari, siya pala yung napresentan. Nabaliktad, di ba? So, anyway, yun yung nangyari. So, kumuha yung asawa ko nga ng package kasi at that time, no, nagustuhan naman niya yung produkto. Pero nung kinuwento niya sa akin, ang scenario kasi, tumawag siya sa akin, no? Ang bungad sa akin, sino po dito yung mga may asawa? Para lang makita natin, no? Yung mga may asawa, yan, marami namang yeah. May asawa, no? Ewan ko, makarelate po kayo dito, ha? Ang bungad sa akin ng asawa ko, sabi niya sa akin, B, huwag kang magagalit, ha? Pag sinabi sa inyo ng asawa niya, huwag kang magagalit, ano yung reaction niyo? Di ba? Parang magagalit ka na, di ba? Parang pinapangunahan mo na may something to, ha? So yun, sabi niya, huwag kang magagalit, ha? Meron akong sinalihan. Pagkarinig ko pa lang nung meron akong sinalihan, ano na? Nagalit na ako. Sabi ko, ba't ka nagpautu sa mga yan? Sabi ko, networking, nabudol tayo, di ba? So yun, nagalit ako. Pero ang magaling sa asawa ko, kung galit ako, mas galit siya. Di ba? Mas galit siya. Wala na ako nagawa. Di ba? Oo. Di ba? Naka-relate ka upline, di ba? O yan. So, yes. Actually, ano talaga? Para silang red horse, laging yan. May tama. Oo. Tama, tama. Ayan. Nanonood siguro siya. Nagda-drive na yan. Papunta rito, no? Pero buti na lang na pinanindigan ng asawa ko. Kahit ayoko. Kasi sa totoo lang po, baka may mga bago rito or hindi pa member or kahit member na medyo, alam mo yun, may duda pa rin sa networking industry. Ganon din po kami nung nagsimula. Well, actually ako lang eh. Yung asawa ko kasi talagang palaban yun. Pag meron siyang pinasok na isang bagay o isang negosyo, talagang gusto niya ipaglaban. Eh ako, nung una talagang ayoko eh. Sabi, ang feeling ko talaga, yung, alam mo yung pakiramdam na talagang nauto, alam mo yung feeling na naloko kayo, di ba? Yes. So, ganun kami nagsimula. Pero after 3 years nga, grabe, sulit pala yung pangloloko sa amin. Di ba? Doon lang ako nakita na feeling ko kami yung naloko, pero grabe yung binigay sa amin na buhay ni iFern talaga. Grabe, palakpakan nyo naman yon. Well, yun nga, yung feeling na ganun, pero ganun pa rin yung resulta nyo, no? Na-upline, kayo din naman, ikaw rin ang una, di ba? Ayaw mo rin? Yes, ako yung negative siya, mas sobra ako. So, parehas pala kayo super negative dati. Oo, kasi share ko lang, di ba? Nung associate nga ako, hindi ko alam, iFern pa rin to eh. Nung na-builder ako, inawardan ako, awan ko. Hindi ko rin alam, iFern pala to. So, nung team builder ako, 50-50 na ako dun. Ado na. Oo, kasi nung team builder, kailangan daw ako mag-share eh. So, binabati ko yung upline GM, yan yung mga dahilan nung ba. Yes! Na mag-share ako nung time na yon, sabi ko, kikwinto ko daw. So, ikwinto ko, puro negative, lang na kininto ko dun. Kasi no, yun ang totoo eh. So sisel na tungkol sa negativity nangyari. Puro negative talaga. Ganda yun ah. Effective pala yun. Oo, kasi sinabi ko naman yung totoo. Kasi sabi ko nga, di ba, tama yung sabi ni Pedrian, na kaila naman na kami napilitan, gusto nila eh. Gusto nila ng asawa namin, ano magagawa namin? Eh, inubos pa nga yung laman ng credit card eh. Yung lahat ay magagawa. Ang gandang lesson yon sa mga babae na hindi nyo kasama, sa mga first-timers na hindi kasama yung mga asawang lalaki. Swipe nyo na yung credit card nyo. Tama. Kasi tama naman din kayo, di ba? Lagi naman din kayong tama. This time, mas tama talaga decision nyo. Asan yung asawa diba? Nyo? Tama. Paubos mo na yung credit card. Oo. Tama, ang galing. Ang gandang lesson. Tama, talaga. Di ba, you'll never know. Yung decision na nagdala sa inyo dito, yan yung magbabago ng buhay nyo. Yes, tama. Kaya grabe. Ito, upline. Ito, next question ko kay upline buddy. Saan mo nakilala si Up Cecil? Hindi, joke lang. Personal na yan. Hindi, joke lang. Anong nagpa-decide sa'yo to do iFern? Parang anong naging trigger para hatawin mo siya? Kasi 90 million pesos sa loob ng 4 years, action katapat niyan, di ba? Anong naging ano, fuel, kumbaga. Hindi yung flying V, ha? Kung anong naging fuel mo to do iFern. Malalim na katanungan yan. Mm. So, bakit sineryoso na? Bakit ko talaga sinabayan na si Up Cecil? Kasi nung time na yun, di ba, nag-grind kami. So, nakita ko sa kanya na talaga napaka-agresibo niya. Talaga nakita ko sa kanya na parang
gusto niya talaga akong ayaw na ako magbarko. So nung time na yun, nagpapaliwanag siya sa mga kliyente, dun sa mga tao, nakita ko yung ugat niya dito sa leeg, gumagatil. isa yun. Isa sa lesson learned, isa yun. Ay sabi ko, pag pumutok yun, baka ba wala asawa ko? Tama eh. Oh, sabi ko, kaya ko naman yung ginagawa niya, yung papaliwanag, ano yung pern, ano yung marketing, ano yung product. So kaya ko rin yan eh. Diba? Sabi ko, kaya ko yan. Kaya mula nun, inunti-unti kong tinignan si Ipern. Kumbaga ginagawa ko na, hanggang sa, yun pala yung paraan niya, na para makuha din niya ako. Yun din yung paraan niya, kasi sa totoo lang, naghanap siya ng leader, eh katabi lang pala sa kama niya yung leader. Yes! Grabe, no? Simple ng sagot pero ang daming lesson. Oo, kasi nakita ko po doon nung time na yun na paano pag pumutok nga yung ugat na yun. kawawa naman ako. Tama eh. So nakita ko yung time na yun, kaya ko yung ginagawa. Ibig sabihin lang, ang gusto ko lang maibato po sa nandito ngayon, kung member na yung asawa nyo, is tulungan nyo na. Sabayan nyo na. Kasi wag na kayong gumaya sa amin kasi... Alam mo naman, normal lang sa amin po na mga talagang magninegative. Pero kung ikaw, nandyan na, yung asawa mo or sino man, isabayan nyo na. Para yung aming 4 years, sa inyo, 2 years na lang. Yes! Grabe! Galing. Ganda na ng sagot. So ngayon, upline, yung ugat mo, pumuputok na rin. Yung ugat ko, medyo pawala na, nag-pernactive eh. Ah! Very good. Product pa rin. Ganun din, upline Adrian. Siyempre, what make you decide para suportahan? Kasi marami akong kilala eh, na 2 years na kay Ifern, doon pa lang sumabay. Kayo, paano yung naging tandem nyo? Anong nagpa-decide sa'yo to do Ifern? Ayan, okay, no? So, yung nagpa-decide sa akin, actually, maraming factor. Para po doon sa mga bago or hindi pa member, sa umpisa, normal po na marami tayong pagdududa, di ba? Normal na hindi tayo naniniwala. Kasi yan, nandyan yung ano, no? Yung upline namin, si Upline Ken. Yan, no? So siya yung talaga nagsisimula kami. Siya yung nag-encourage sa amin. Lagi kaming niyayaya sa mga event, sa mga pumunta sa Sizzle, no? Para po dun sa mga bago, yung Sizzle, monthly siya na event ni Ifern. So nire-recognize, ina-awardan yung mga top distributors, ganyan, no? So anyway, lagi kami na-invite ni Upline Ken. Kasi nung time na yon, kayo ba maniniwala kayo sabihin yung apply nyo dating welder, dating construction worker, pero nakikita mo kumikita ng malaki, kumikita ng million. Siyempre mahirap paniwalaan, tama? Yes. So, hindi naman ako masisisi. Kung ba't ako nagdududa, sabi ko sa asawa ko, naniwala ka naman dyan. Ganyan talaga sa networking, di ba? Gagawa ng storya na kunwari galing sa hirap, yumaman, di ba? Parang yan yung ano eh, yan yung story talaga. So hindi ako naniniwala, no? Eh syempre, yun nga, niyaya kami pumunta sa Sizzle. Eh sa Sizzle, ang dami pong ina-awardan dyan, no? Hindi lang isa, yes. Hindi lang dalawa, 200, marami pa, mga nagra-rank advance. So alam mo, yung mga duda ko, nagkakaroon na ng duda. Yung pagdududa ko, nababasag na. Say ko, shit, parang imposible namang gumawa sila ng maraming tao na imbento lang yung storya. Tama. Diba? So sabi ko, parang pinapakita na sa harapan ko na totoo siyang nangyayari. So, nung na-realize kong totoo pala siya, na hindi lang siya pinepeke, nag-usap na kami mag-asawa, sabi ko, parang totoo siya. Kung totoong pwedeng mangyari to, edi gawin na natin, di ba? So, yun lang nagpa-decide talaga. Yung mga event, mga pagpunta namin sa Sizzle, so malaking part po talaga yan. Kung meron kayong mga member downlines na hindi pa maintindihan, hindi pa naniniwala, hatakin nyo lang ng hatakin sa mga event, makikita rin nila yung pwedeng mangyari talaga. Grabe! Grabe. Meron ba dito may mga prospect na medyo nagdadalawang isip? Meron, di ba? Halos lahat eh. So guys, learn from that lesson. Pati kay Upline Body. Ako nakuha si Upline Body sa excitement. Kasi pag nagsasalita ka, di ba yung sa liig mo talaga makikita eh. Pag excited eh. Doon siya nadala sa ugat, tapos sa event. Di ba? Yan ang maganda doon. Kaya guys, maximize the events. Maximize the events and be excited, lalo ng pagkasama kayo sa bahay. Yun, grabe. Ang daming lesson, no? Nagtatanungan lang naman kami. Yun, upline, nakapag-decide ka na. Siyempre, gusto kong marinig ng mga first-timers natin, anong kinuha niyong package, pati paano niyong ginawa ng paraan. Yan, upline Adrian. Ayan, okay, ako una, no? So, magandang tanong. Kasi, dati nga, ang background ko, call center,
So, yung sinusweldo ko noon, talagang sakto lang, no? Sa mga empleyado, malamang nakaka-relate kayo dyan, di ba? So, saktuhan lang yung kinikita, medyo binabudget natin, no? Minsan saktuhan, minsan kulang pa. Tama, yun, nakaka-relate sila. Kulang pa. Tuwa-tuwa si nanay, kulang pa. Kulang pa, yes, no? Yes. So, yung pagsimula namin, gustong-gusto ng asawa ko, family package. Kaso nga, wala kaming pampuhunan at that time. Eh, syempre, yun nga, yung pamilya naman nila, negosyante, ginawa niya ng paraan, upline. So, parang nanghiram siya dun sa in-laws ko, sa magulang niya. So, dun nagsimula. So, syempre, nandun ako sa nakahiya na parang bigla ako nagkautang. Ayoko nga ng networking, utang pa. Di ba? So, dahil nagsimula kami sa family package, di ba? Na nanghiram siya ng pampuhunan, parang yun din, no? Napaisip ako, shit, paano ko ibabalik to? Kailangan kong gawa ng paraan. So, ang una ko pong ginawa is yung products. Kasi nga, ayoko sa networking eh. Pero kahit dito, kahit gano'n ka negative sa networking, wala naman sigurong magiging negative sa vitamins, sa sabon, sa toothpaste, di ba? Yes. So, sobrang dali niyang ibenta. So, yun po yung ginawa ko, no? Nung nag-family package, ginawa ko, binenta ko siya sa office. Nakakatawa nga nun, kasi nga, diring-diri ako sa networking eh. Real talk lang po, no? Tinatanong ako, ano yan? Nagne-networking ka ba? Sabi ko, hindi. Pinapabenta lang to sa akin ng asawa ko. Diba? Bili na kayo kasi magagalit sa akin yun pag hindi ko to nabenta, diba? Ganda, ayun. No? Daming ways. So, tip yan, ha? Yung mga may asawa, ganun. Gamitin yung asawa nyo. Kunyari, pinapabenta lang to. Ayun, dami ko nabenta, nabawi agad yung puhunan. Yan. Galing, galing. Kesa mga ano, diba? Mga tosino benta, yes, mo. Yes, oo. Doon ka na sa vitamins, tama, no? Tama. Yun. Upline, ganun din question ko sa'yo. Paano mo ginawa ng paraan at anong package kinuha nyo? Actually, apply, no? Nung in-explain sa amin yun, hindi ko na pinatapos yung presentation. Diba, sabi ko nga, ayoko yung maraming kuskus balungos eh, kasi nga may lakad ako, may birthday na ako pupuntahan, mag-iinom ako eh. So, kumuha kami noon that time, dahil kailangan namin yung ano, gusto lang sana ni Mrs. is yung perndi lang. So, palibasa nga ako, ayoko mapahiya yung taong nag-talk. Eh, bilang isang respeto nga, tsaka siyempre, tiyahin namin yung nagdala din sa amin doon. So, kinuha ko na isang account noon. Yung time na yun, daladala namin, okay yung produkto. So, na-try namin lahat. So, hindi ko alam. Ito na yung kasunod. Kasi yung nangyari, yung asawa ko pala, kaya pala nakikita ko yung nag-talk sa amin, panay punta sa bahay. Yun, tapos yung pala, bumibili pa si Mrs. Pagka nabibinta niya yung produkto, bili ulit siya ng package. So, parang utay-utay. Ngayon, hanggang sa dumating yung time na umatin na kami dito sa Maynila, hanggang sa nakausap namin si Upline Sack. So, yun ang matindi. Kasi bakit? Nilatagan kami, ganito, ganun nagkagulo yung account namin eh. Watak-watak eh. Hindi man kami kaintindihan kung saan naka-ano eh, parang palay. Inaagis mo ganun, di ba? So, in-explain niya, Upline Sack, ganito, ganyan, ganun. So, hanggang sa sabi niya, maglabas ka ng... 15 pa noon that time eh. So maglabas ka ng 15 sa left, 15 sa right, ganun-ganun. Para nag-umpisa pa kami. So ganun nangyari. Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda, perfect yeah. Account, no? So perfect structure, no? So ang nangyari sa amin noon, in-explain kami ni Upline sa ganun, maglabas daw kami. So sabi ko sa asawa ko, sinabi ko talaga yun, sabi ko, umiwas ka sa malaking tao niya, ubusin pira natin. ubusin talaga eh. Yun, sinabi ko nun. Member na, negative pa. Talagang, yun pa yun that time eh. Talagang sabi ko nga, nung umuwi na kami, nung hindi ko alam, inikinaskas na yung mga credit card. So, naubos na. So, ngayon, ang kinuha namin, ang kinuha lang niyan that time, sobra-sobra pa eh. Hindi lang family package. Kumbaga, angkan package na kinlagay niya. Kaya sabi ko nga, siguro kaya ako nag-negative eh. Wala rin, useless din pala yung mag-negative ka. Wala din rin manasusunod. Diba? So yun, nangyari, kinaskas niya na. Tapos, maraming produkto sa bahay. Sabi ko, ba't ang dami nito? Salit na ibinta mo yung gasolina krudo, ba't ito na yung mga produkto natin? At ang dami. So, siyempre, no choice pa rin. Wala akong magagawa. Siyempre, asawa ko. Ang ginagawa ko, akala niya, siyempre, pag umuwi siya, lakas ng produkto natin, ang bilis maubos. Hindi niya alam. Akala niya, ako yung nagbibinta, ako nagiinom. Pero pinapainom ko lang sa mga manok yun. sa manok. May manukan pa ako dati. Perndi, active milk. Ano yan? Panabong? Panabong. Totoo. Ito lang pinapainom ko. Tapos sabi niya, ang bilis maubos. Hindi niya alam na doon, nakatago lang yun, pang inom ko. So, hanggang sa sabi ko doon sa mga kapwa sabongero ko, maganda yung active. Maganda yung perndi.
Mahusay yun. Pampalakas eh. Pampalakas. Tsaka pampatibay ng tuhod. Di ba yung paa, yung milka, di ba sa buto? Pag pumalo, lagi tikan. O, sabi ko, maganda yan. So hanggang sa time na yun, yung time na yun, sa kanya, nabibinta siya, ako, pinapainom ko lang sa manok. Pero nung time na yun, parang nakukonsensya na ako kasi seryoso na siya eh. So yun, talagang ako na yung nag-decide, bitawan na yung gasolinahan at mag-focus na sa iFern. Tapos ako na rin yung nag-decide din na ibusin na natin lahat yung natitira natin puhunan sa iFern, ipuhunan na natin sa, yung natitira namin sa gasolinahan, na puhunan, ibuhos na natin sa iFern. Wow, so, palakpan kaya, yan. Grabe yan. Kaya lahat ng, sabi ko nga, malit na bagay na yan eh. Kumbaga na sakripisyo nga tayo sa gasolina na alam naman palang lugi. But hindi ito, binuhos namin lahat yun. Kaya hindi lamang family packets po kinuha namin, kundi sobra-sobra pa. Kahit nga yung kapitbahay ng kapitbahay namin, kasali na rin. Oo, kasi kinuha namin lahat. Package. Kaya kapag sinabi nilang, kalukuhan ng ayo, kasali ka, huwag kang mag-ano, sinali kita. Gayon lang technique. Abi, so wala nang choice, no? Abi, walang yumayaman dyan. Oh, wag ka may, kasali ka, nandun pangalan mo. Oh, ganun lang ginawa namin noon. Kasi totoo naman, balik naman talaga sa atin eh. Tama. Sulit naman talaga eh, walang talo eh. So kaya tama. Yun kasi, yung asawa ko, ni Gusanti yan eh. So sabi ko, sige, kaya natin yan, buhos natin lahat. Kaya kung ako tatanungin nyo, hindi pa po, hindi talaga yung anong yung pinuhunan namin dito. Malaki. Pero mas malaki yung puhunan namin sa gasolina kaysa dito, napakaliit lang. Tama. Eh. So 1.5 man dito, sa gasolina 16 million. So ano yung malaki? Diba? Grabe. So, maliit pa rin. Maliit pa rin ang puhunan sa iFern. Yes, palakpakan nyo naman yung mga sagot nila, guys. Grabe, kung kayo nagdadalawang isip, isarado yung tindahan nyo para gawin si iFern. Apat na flying being sinarado. Diba? Tapos kayo, sari-sari store, pinag-iisipan nyo. Sara-sara store. No? Grabe. Actually, yung commitment na yun, yun talaga nagpalabas ng 90 million. Kaya, sinabol ko yung question na yun eh. And, syempre, appliance kasi sa labas kasi, for us to oh, umi-English ng undergrad. Kasi call center yung katabi ko eh. Umi-English. Hindi, kasi sa labas po, para magkaroon ka ng Mercedes-Benz, aabot ng 30 years kung swerte ka sa boss. Pero bakit dito kay iFern? Ako po, 2 years. 2 years and 6 months nagka-Benz po. Yun ang tanong ko. Ilan years po kayo nagkaroon ng Benz? At bago mag-Benz, ano yung mga kotse nyo? Ayun, upline body. That's questions for me? Oh, sige, English tayo. You make clear. Yes. You make clear, ha? Huh? Yes. Actually. Actually, your questions, the answer first is Adrian, no? Yes. Upline Adrian, the question is for you. Kaya pala pula yung ano natin, kasi mag-English tayo, mag-nosebleed tayo. Ang saya. Enjoy pa na. Hindi, kasi may nanonood na international, kailangan English. Yes, English. Oh. Okay. pero anyway, no, good, maganda yung question na yun. I-share ko lang saglit kasi nung nagsistart kami, nasabi ko na, no, kasi syempre, alam mo yung kinakansyawan ka, na alam ng mga kakilala mo, nag-join ka sa networking, sabi, ay, siguro, pag ano, kumita ka na dyan, bibili ka na ng sports car, bibili ka na ng mamahaling gamit. Alam mo yung inaasar-asar kang ganun. So, nung time na yun, parang sinasabi ko palagi, ay, hindi naman ako mahilig dyan, simple lang tayo. Diba? So, yun yung like kong sagot. Nung nakausap ko si Sir Tom, no, yung ating presidente, yes. Sabi ko, sir, hindi naman ako mahilig sa mga luxury, sa mga brand, no? Simple lang yung sagot sa akin ni sir na tumatak talaga eh. Sabi niya, hindi ka talaga mahilig dyan kasi wala ka naman pambili. Tama, di ba? Tama naman eh, no? So, tama. So, ngayon na-realize ko, nung kumikita na kami ng maganda-ganda, tama, say ko, shit, kinain ko yung sinasabi ko na hindi ako mahilig. Pag marami ka na palang kinikita, mahilig ka na. Di ba? Tama yan. Kasi at, ano na siya, kumbaga achievable na siya, afford yes. na. Yes, di ba? So anyway, no, going back to the question ng Mercedes-Benz, before po kami kumuha, kasi yun nga yung story, no, meron naman kaming sasakyan. Meron po kaming mobilyo, tsaka Fortuner at that time. Wow. So meron naman, pero yun nga, no, dito kasi sa negosyo natin, ang kagandahan dito, yung mga sasakyan, yung Mercedes-Benz, para po siyang ano, no, opisina.
Ba't ko po nasabi yun? Kasi di ba sa traditional business, meron tayong binabayarang pwesto. Yeah. Meron tayong binabayarang opisina. Di ba? Kuryente, tubig, kung meron kang empleyado, papasweldohin mo. Dito po sa negosyo natin, walang ganun. So parang inisip namin mag-asawa, wala tayong pinagkaiba na nagtayo ka ng negosyo, meron kang binabayarang opisina, pero dito, yung opisina mo, nasasakyan mo. Na-enjoy mo. Tama. So parang ganun po siya, no? Kumbaga, ayun, nakarelate ano, no? si nanay. Operational no? expenses. Yes. Diba? So parang ganun siya, so na-enjoy pa po natin, no? So anyway, yun po yung nangyari. Binenta namin yung una namin sakyan, yung mobilyo, tsaka yung Fortuner. Tapos, kumuha po kami yung Benz. And syempre, kumikita na yung rewards and incentives, yung mga luxury points, yun po yung pinapambayad namin sa Benz. And then, wow. Yung natutunan na namin yung sistema, nasundan na siya. Sumunod po, second year. Ay, yung first year po, nung medyo kumita kami yun, kinuha namin yung first car, Mercedes-Benz. Tapos, syempre, tuloy-tuloy, lumalaki yung negosyo. Kumuha kami ng Jeep Wrangler, and then yung pangatlo po, yung Mini Cooper. So, yun wow. po yung nangyari dito sa Iver, no? Wow! Aside sa kinita niyong 40M sa loob ng tatlong taon, yung halaga ng sasakyan nyo, 10 million pesos, no? Yes, mga ganon. Opo. Grabe, palakpakan nyo naman yung guys. Yes, thank you, thank you. Thank palakpakan you, Ifer. Thank you, Sir Tom, no? Nakapagmata ko kahit konti, eh. Di ba? Well, anyway, upline. Grabe. First year, Mercedes-Benz. Anong industriya ang pwedeng magbigay sa inyo ng ganon? Ifer lang. Tama. Kahit parehas nating industriya, si Ifern lang ang nakakapagbigay ng Mercedes-Benz na ganong kabilis. Grabe. Upline buddy. So, let's go straight back to English. I was droggy that time and you know that and pangit pala mag-English eh, no? Hindi, upline, yun nga. Ilan years ka bago ka nagka-Benz or gaano karami ang luxury cars mo? Kasi ang dami po eh. Good question yun, Lovely, no? So, yes. Tanong mo is, ilan ba yung luxury yes. car? Mahirap English yun kasi yung pang ilan tama si Benz eh. So, tanong mo rin is, ay kurikulan din yung tanong mo, ilan ba yung naging Mercedes mo rin? Yes. So, kasi kung luxury car, no? So, tama yung ano, yung una namin kasi, hindi luxury, kumbaga ano, SUV. Oh, may sasakyan din po kami before kami mag-Ifern. Yun yung Hyundai Ion. Na sinakyan ng 7 tao yun pag nag-grind. Ang oh. liit nun. Oo. Oh. Hindi, may kasamaan yun, tatlong tricycle. May tatlong tricycle yun. Mga ganun kami mag-grind by grupo eh. Alam mo yung probinsya dating yes, nung araw, ganyan talaga. Tapos ako, nasa backseat ako nakaupo nun. So, meron yung mga sasakyan namin. Pero nung time na sabi sa amin ni Appliance, hindi na daw bagay sa amin yun. So, naglabas kami ng Ford Everest. So, bininta namin lahat na yun. Sabi, ibinta yung lahat ng natitira na pinalit namin for deliveries. After noon, 2019 yun, no? 2020, yung Mercedes-Benz na. Na one, ano, yung ibig sabihin yung Mercedes-Benz namin, cash po yun binili. So, wow! Cash! Cash po binili yung Mercedes na yun. After noon, 2021, yun naman pong Ford Mustang convertible. 5.0. Wow. Oh, so 2022, yung Mini Cooper ni Mrs., no? At siyempre, yung akin namang convertible din na Mercedes-Benz. Wow! So kaya sabi ko, daming ano, kumbaga sa apat na taon, marami nang nangyari. Diba? So sa sasakyan, kumbaga talagang dito sa Ifern kasi, normal na lang po siya. Kasi hindi mo naman pwedeng bitbitin yung bahay mo dun sa kliyente. Hindi kutsi, di ba? Tama. So, kapart ng ano natin yan, part ng negosyo natin yan. So, part ng ano yan, kasi alam mo naman mga tao, to cease to believe. So, normal yes. nilang may makita. Kasi, tanda ko yun eh. Hindi ko malimutan that time, yung Ford Everest namin, talagang inikutan pa yung nagkaroon sa amin, totoo ba yan? Eh, sabi ko, dikit mo yung mukha mo. Hanggang sa naging Mercedes na tinuktok pa, yung ganun kung matibay. Kung talagang baka gawa China. Sabi ko, tuktukin mo. Karton pala, oh. no? Gawang tapos, hanggang sa, di ba, lockdown yun? 2020, no? So, nung time nung lockdown, sabi pa nga ng mga tao sa amin, sayang daw, kasi nag-lockdown nga, eh, sayang pa naman, mababatak daw, Mercedes-Benz pa naman. Eh, hindi ko nga alam masabi, tanga pala ito eh, cash nga ako binili. Paano mababatak, di ba? Yung nalagay yung mga bagay. Baka nakabatak. paano mababatak, no? So yun, nangyari noon, laking ano talaga, kumbaga malaking blessing kasi
nung time nung kung tricycle ang dala ko, no? Baka ba minumura pa ako ng mga checkpoint kasi lockdown, pero pag Mercedes sinasaluduhan. Tama. Ayan, sir, tama. Ingat po, ingat. Tama. Totoo 'yun, no. So, thank you upline. Grabe, ang daming kotse. Nabilang niyo po ba ilang kotse dumaan sa kanya? Ani, may lima. Ilan po ba? Naging girlfriend. Joke lang. Apat na luxury cars, no? Grabe. Ilan years? 4 years. So, kada taon niya ginagawa si Ifern. Saan nga makitang industriyang ganon? Sige nga. Wala, Ifern lang talagang malakas. Ang maganda dito, guys, makikita nyo yung mga kotse dyan nakaparada, totoo. Wala pong, ano yun, barricade, hindi po namin hinarangan, pwede nyo pong sandalan. Kasi ganun ka legit, ginagamit po. Cash binili. Grabe. Sakyan nyo lang po yung sasakyan sa baba. Huwag po yung driver. Well, anyway, upline. Sorry po sa nakalive. Iba ang tingin nyo. Upline, ang ganda ng tanong dyan sa ano. Eto, let's go. Medyo seryoso side naman tayo ngayon. Para tumagos talaga sa mga first-timers, ano ang difference ng buhay mo ngayon na nakay Ifern ka na nang wala ka pa kay Ifern? Nag-gets mo yung tanong? In English, what is your life before the Philippines was discovered by Magellan? Hindi. Anong difference ng buhay mo ngayon na kay Ifern ka na? Nang seaman ka pa. Yan. Ikaw muna, upline. Pwede mo paabain yan. Okay. So, Magellan ang pumatay sila pula-po. Yes. Actually, no, ibang-iba po talaga ang Pasko nung nasa Ifern kami. Kasi nung dati talaga, kung maalaala ko, no, kaya ayaw ko na siyang balikan. Kasi pag tuwing nagpapasko ako, minsan nasa barko po ako. So, nandun yung napakalayo ko sa pamilya. Pati yung anak ko, di ba, nung time may picture nga ako noon na naggagrasa ako ng ano eh, ng winds para sa noon sa barko ako. Pasko yun. Samantalang naiisip ko noon habang naggagrasa ako, iniisip ko, kumusta na kaya doon sa ano, pamilya ko? Tapos pati nga rin yung katrupa ko, nalaala ko eh. Kumusta kaya? Nag-iinuman na siguro sila. Oo, mga ganun, di ba? So, nung time na yun, nakakaano kasi, nakakalungkot. Kasi naisip ko, ang hirap malayo ka sa pamilya eh. Oh, mahirap na parang nagsasakripisyo ako, pero nagsasakripisyo din is yung relationship ng layo. Lalo yung sa mga anak ko. Yun ang namimiss ko eh. Kasi pag lumaki yun, hindi ako, pag umuwi nga ako, hindi ako kilala eh. So, mahirap. Mahirap yung Pasko nung time na wala kami sa Ifern. Pero nitong Pasko na nasa Ifern, ay malayong iba. Kasi kasama ko na sila, ama. So hindi lang yun, bukod sa pamilya namin, is pamilya din namin nang dahil sa Ifern. Yung mga pamilya na nang, kumbaga, yung mga kabusiness partners namin, nakasama namin na before, kami-kami lang. So ito, yung pamilya namin, masaya na, napagpasaya din kami ng pamilya ng bawat isa. Grabe, galing, ganda ng sagot. So yun yung kagandahan at napaka layo ng diferensya, no? So kung kayo, ika nga mas, kumbaga, kung gusto nyo magpasko ng maganda, andito na, di ba? So andito na si Ifern. So ang layo talaga ng diferensya. Ibang iba. So your questions or my answer? Yes, or, you answered it. Yun. Basta yun na yun. Important, English is important but we have bench. Tama ba yan? Yes. Well, anyway, ang ganda ng sagot kasi totoo po yun. Narinig ko po yung question mo, yung parang yung nagbibigay ka ng hope sa tao, no? Kay Ifern, hindi lang ikaw yung nagbabago buhay, pati mga taong naniniwala sa'yo. Siyempre, upline Adrian, same question. Di ba? Yeah. Anong pinagkaiba ng buhay mo nang wala ka pa kay Ifern na nandito ka na kay Ifern? Iyon, no? So, malaking-malaki yung pagkakaiba. Kasi galing ako sa call center industry. So, dati, nung hindi pa Ifern, siguro ngayon, pagising pa lang po ako. No? Pagising pa lang, papasok pa lang. Kasi baliktad po yung oras sa amin sa call center. Ang naalala ko po yung last, ano ko noon, no? Yung schedule ko before ako nag-full-time kay Ifern, 8 p.m. hanggang 5 a.m. So, baliktad. Nasanay na rin ako sa ganun.
So, ibang-iba ngayon kasi dati, nung nasa call center pa, pag mag-apply ng leave, syempre ngayon, holiday, di ba? Christmas, New Year, o kahit anong holiday pa yan, paunahan yan eh. Kasi syempre, ilang tao lang yung pwede mag-leave on a certain day, on a holiday, di ba? Eh, pag naunahan ka, wala. No choice, no? Wala kang no choice, kailangan mong pumasok. Pag nag-absent ka, hindi pwedeng magdahilan na may sakit eh. Obvious eh. Holiday eh. Di ba? Holiday tama, eh. Tama, tama. So, no choice, kailangan mo talagang pumasok. So, isa yon sa malaking difference na dati yung buhay ko, pag gusto kong mag-leave, maasama yung family, may family gathering, may holiday, tsamba, pag na-approve yung leave. Pag hindi na-approve, kailangan kong pumasok. Di ba? No tama. Choice eh. Pero ngayon, sa iFern, kung gusto kong mag-holiday o gusto kong mag-family time, any day, pwede. Diba? Oh. And syempre, ang pinamasarap nun, dati kung empleyado, magpa-family day ka man, may holiday, eh limited lang yung budget natin eh. Hindi rin ganun kasaya. Samantalang dito sa iFern, syempre, kumikita ang maganda. Kung gusto mag-family day, gusto mag-holiday, mas masaya, diba? Kumbaga, masi-celebrate talaga siya ng masaya. So, pinakamalaking difference talaga, bukod dun sa oras, is yung kinikita. Diba? Kumbaga, ayaw naman, diba parang na-hurt tayo eh, pag sinasabi, masyado mong binibigyan ng importansya yung pera, mukha kang pera, diba? Pero in reality kasi, importante talaga siya eh, kailangan siya sa buhay eh. No? Naalala ko, no? Upline chat, kwento ko lang, no? Ganda nung, sige lang, upline. Ganda nung kwento, since na natanong mo yan, ano yung pinagkaiba nung before iFern and nung nag-iFern na? Naalala ko nung panahon ng pandemic, so syempre lockdown, no? Away kami mag-asawa. Nandiyan na ba? Wala pa. Wala pa, wala pa. Ikaw, ikaw, ikaw pa bida apply, ayan, wala pa, wala pa. Ako pa bida, wala pa siya, wala pa. Samantalahin no? mo na. Samantalahin ko na, oo. So nag-away kami, di ba? Sabi niya, magkagali tayo, lumayas ka dito, lumayas. Eh may pera na ako. Siyempre, lakas ng loob ko, di ba? Pinapalayas ako. Okay lang, may pera ako. Alis ako ng bahay, empake ako, no? Pride ko eh. Pera ako eh, no? Hanap ako ng hotel. Wala, wala. Kasi pandemic eh, hindi basta-basta nag-accept. Tama, nung time na yun, no? Kasi parang ano siya eh, para sa mga frontliner. Sama ng loob ko, sabi ko, no choice, kailangan ko umuwi. No? Uwi ako, sama ng loob ko, sabi ko, ba't ngayon, kung kailan may pera ako, pinapalayas. Dati wala akong pera, pinapalayas ako, hindi ako umaalis eh. Ngayon, pinalayas ako, alis ako, no? Pero anyway, no choice, napauwi ako. No? Napauwi ako kasi wala akong mastayan. Sabi ko, galit na galit ako. Siyempre, galit siya, kailangan kong pantayan, di ba? Sabi ko, next time mo na ako palayasin. Pag meron na akong matutuluyan, pagtapos na itong pandemic, di ba? Well, no choice eh, kasi kahit may pera ka, wala, nung time na yun, walang tumatanggap. Pero yun po yung malaking difference, no? Kasi ngayon, naiisip ko, ganun pa rin naman, no? Mag-asawa, nag-aaway pa rin. Nung walang pera, nag-aaway kayo, sama talaga, ang bigat, di ba? Parang alis ka ng bahay, wala ang pera. Eh ngayon, pag nag-aaway kami, di ba, dadalhin ko yung Benz, di ba? Drive-drive ako, yes. Meron ang panggastos, gusto ko mag-shopping, di ba? So yun po yung malaking difference, no? Palakpakan niya naman yun. Nakaka-relate yung mga may asawa, no? Na nag-aaway, no? Pero kumbaga, pag mas magaan yung buhay, no? Kaya naman bumibigat kasi kulang tayo sa ano eh, sa budget, kulang tayo sa pera, yes. Kulang tayo sa gastos, di ba? Kaya pag nag-away kayong mag-asawa, mas damay eh. Pero ngayon, pag nag-away kayo, lumabas ka lang, magpalamig ka lang, mag-shopping ka lang, di ba? Afternoon, pag uwi mo, happy ka na ulit eh. Tama. So, yun po yung malaking difference nung hindi pa nag-iFern, madalas mainit ulo. Nung nag-iFern na, mabilis lumipas yung init ng ulo. Galing, diba? Galing. Dalawang lesson ang narinig ko sa kanilang dalawa. Financial freedom at time freedom. Yan ang pinapromise ng ibang networking company pero si iFern lang ang tumutupad. Tama, grabe, tama. Legit yung kwento eh. Totoo eh, no? Ibang-iba yung Christmas eh. Di ba pag galit yung misis, bila mo, di ba? Di ba? Di, pero hindi na mainitin ulo ni, baka nandiyan. Hindi na, nagbago na sa iFern. Thank you, iFern. Kahit yung ugali, nababago. Yun po yung maganda talaga. Yes. Pati tayo, nabago na rin. Yes, yes, yes. Totoo. Dating diba? Artista lang, ngayon. Dating gusto lagi isang kahong red horse. Yan. Ngayon, ngayon, dalawang kahon na. Chat-chat lang. Chat-chat lang. Small things lang. Small things lang. Saya-saya lang. Saya-saya lang. Ngayon, uplines, ito yung isa sa mga last question. Pero may... gusto niyo po bang dagdagan natin yung tanong? Yes! Nag-enjoy po ba lahat? Yes! Ayun, sige. Mamaya, after neto, hingi tayo ng mga questions sa audience, sa mga first-timers. Para mag-interact tayo with them. Ah, interact with them. 3 weeks ko pinag-practisan yun. Tano ko. Interact with them. Well, anyway, upline, bago tayo matapos kasi mamaya may parating na malupit na sorpresa tayo sa kanila eh.
aside sa raffle, may tao pang kayo makikilala ngayon, yung nagbago ng buhay talaga naming lahat. And abangan nyo yan, guys. Ito, upline, ipingin naman kaming tips and advices para sa mga first-timers at para sa mga guests. Yan. Upline Adrian, tips and advices para sa mga first-timers. Ayan, no? 5 minutes. Oo. So, thank you sa opportunity, no? Na makapag-share ng mga tips. Kasi once upon a time, next, no? Once upon a time, kami rin po yung nagsisimula. And yun, naikinig lang ako dun sa mga may resulta na kung paano nila ginawa. Ang natutunan ko dito, upline, very important talaga para medyo magkaroon tayo ng ano, no? Success sa negosyo. Ang pinaka-importante, pataasin talaga yung belief level, eh. Very important po yan, no? Bakit? Kasi hindi naman natin gagawin yung negosyo hanggat yung belief level natin mababa, no? Either mababa yung belief mo sa produkto, mababa yung belief level mo sa network marketing industry, no? Mababa yung belief level natin sa sarili natin, sa apply natin. So, yun talaga yung first para sa akin, ha? Kasi bakit ba ako negative? Siguro ganun din si upline body, no? Kaya kami negative nung una, yung belief level namin mababa, eh. Yes. Duda kami sa networking, duda kami sa produkto, duda kami sa kitaan. Pero nakita nyo yung nangyari, nung nakita namin na totoo pala siya, yung belief level namin tumataas. Nung ginawa na namin siya, ito na po yung nangyari sa amin. So, yun siguro yung pinaka-tip ko, no? Sa umpisa, pag nagsisimula pa lang tayo, is pataasin natin yung belief. Ang kagandahan po kay iFern, hindi kagaya sa ibang networking na talagang kailangan mong humugot, eh, ng yes. Belief, no? Pataasin. Dito po, sobrang dali na tumaas yung belief level. Bakit? Kasi po, maganda yung produkto, totoo yung kitaan, di ba? Totoo po yung mga tao. So, hindi kailangan pekein, di ba? Ito nga yung networking, natuwa ko kasi ayong, kumbaga, ayoko narinig ng power sa ibang networking, di ba? Yeah. Parang feeling ko, hinahype, eh. Parang yes. Pinepeke yung hype. So dito po sa iFern, pansinin niyo, wala pong pekean, no? Totoo po yung nangyayari. So kaya po madali tumaas yung belief level, and pag todo na yan, syempre buo na yung paniniwala mo, mas madali mo nang magawa yung negosyo. So yes. Yun po yung tip ko sa mga bago, no? Talagang pataasin muna yung belief. Pag todo na yung belief natin, maganda yung product, no? Tiwala tayo, maganda yung kumpanya, magaling yung presidente, 'di ba? Magaling yung mga upline sa may resulta. Tuloy-tuloy na po yan. Yun po talaga. Doon siya nagsisimula. Galing. Belief level. Totoo po yan. Even sa Christianity, ganyan, eh. Mahirap i-spread yung word kung hindi ka naniniwala sa faith mo. Tama, eh, no? Galing, no? Belief level talaga, eh. Kailangan palalimin nyo. Wag lang yung ano boyfriend, girlfriend ng palalimin nyo. Yung belief level nyo sa negosyo. Yun, upline body, ikaw naman. Anong mabibigay mong advice, tips sa mga first-timers? Yes, no? So, may papayo ko lang, no? Advice. So, gusto ko lang po malaman, sino po yung mga naimbitahan ngayon? First-timers, taas kamay! Yung mga naimbitahan po? Okay. So, mga daris po, yung mga members na, no? Tama? So, bago ko po sagutin yung tanong pong yun, is gusto ko po malang ipanood sa inyo. Meron lang po ako konting TikTok lang. Oy, may TikTok? Oo, konti lang. Oh, guys, sino gusto makita mag-ting-ting-tang-tang-ting-tis dalawang to? Meron lang papanood sa inyo. Pagpanoorin nyo mabuti, may okay. Listen learn dyan, ha? Yes, panoorin natin tong videong to. Panoorin nyo mas para mas malinaw, ha? Yes. Cheerwell. So, yun po, no? So, sa mga naimbitahan, ang payo ko lang po sa inyo, kumbaga, wala namang mawala kung sumugal ka ngayon, eh. Tama. Kasi, ang sinugal mo na, ilang taong ka na? Sinugal mo na yung oras mo, di ba? Yung buhay mo, yung pagod, lahat ng effort mo, pero ang ending, wala. Ang ending, kulang at kulang pa rin. So,
Kung anong nangyari sa'yo ngayon yan, decision yan yung nakaraan mo. Tama. So ngayon, wala rin namang mawala kung susugal ka. Pero sinusigurado ko sa'yo ngayon, kung naimbitahan ka at susugal ka, sigurado ako yung Pasko mo ibang-iba na. Tama. At sinisigurado ko rin sa'yo, kapatid, next year, ibang-iba ka na kasi may negosyo ka pa. Tama. So ngayon, huwag kang matakot sumugal. Dahil sigurado naman ako, yung pusugalan mo, siguradong panalo. Yes. So ikaw kapatid, naibitahan ngayon, sumugal ka na. Ito na yung pagkakataon mo. Kasi sigurado ako, pag nagsugal ka ngayon, nagdesisyon ka, ibang-iba yung magiging resulta mo bukas. Tama. Okay? So doon naman, sa mga member na nandito ngayon, sumugal ka na rin lang. Isagad mo na. Tama eh. Itudo mo na. Ika nga ni Upline Sack yan. Itudo mo na. Kasi bakit? Meron bang, kaya pagmasdan mo yung mga sumusugalero, yung mga nagsusugal, di ba? Hanggat may pangano yan, may puhunan yung payo nananalo kasi sugal, taya lang ng taya. Tama? Ang gagawin mo na, nandyan ka na, sumugal ka rin lang, itudo mo na yan. Ilaban mo na yan. Ano bang purpose niyan kung wala rin sense ang pagsugal mo kung hindi mo ilalaban yan? Kasi sa totoo lang, ang pinaglaban mo naman dito is yung pagtupad ng pangarap mo at ng pamilya mo. Tama. So bakit hindi mo pa sagadin yan? Tama? So baka naman may kulang lang. Baka natanong mo sa sarili mo, bakit hindi ako kumita? Bakit hindi ako wala na akong maimbitahan? Pero ang tanong ko ito, ilan ba account ang kinuha mo? Tama. Kaya ganun lang yung sinusugal mo sa negosyo mo kasi baka ikaw mismo bariya lang para sa'yo yun. Baka kulang pa. Baka hindi ka pa sugat na sugat. Kung kinakailangan sugatan mo pa yung sarili mo, sugatan mo na. Yes. Tama. Kung hindi ka pa nakapamily package, ipamily package mo na. Tama? Para naman, pag mag-share ka dun sa tao, galing sa puso mo. Na totoong nakapag-family package ka at totoong nakakorpo package ka. Tama? So kung hindi ka pa nakaposisyon ng tama, huwag kang umasa, kikita ka ng tama. Tama. So baka sa'yo lang may kulang, kapatid. Ibududududu mo na yan. Yes. Tama? So isagad nyo na. Kung ikaw ang nag-imbita at may imbita ngayon, itudo mo na. Para yung naimbitahan mo, mag-umpisa na. So parehas kayong sasabay at parehas kayong kikita at parehas kayong mababago ang buhay nyo. Yes, ama? Grabe. So thank you, Upline. Upline, hindi pa tayo tapos. Okay. Ang ganda, anong? Madaming lessons, tama? Grabe, tama yun eh. Kung naka-standard ka ngayon, huwag ka malungkot. Pwedeng-pwede ka mag-premium plus ngayong gabi. Tama. Kung naka-premium plus ka ngayong gabi, pwedeng-pwede ka mag-family package, idamay mo na yung pamilya mo. Tama. Grabe, ganda ng mga lessons. Tapos belief level, laliman. Ganun din Upline. Nagkwento siya about sa ano eh, sa members. Ngayon naman, anong mapapayo mo sa mga members na nandito? Ayan. Okay, so sa mga members naman, no? I think, ganun din eh, yung maganda yung message no, ni Upline Buddy. Kasi totoo naman eh, kung ang... Kaya sa networking, tingin ko kung bakit hindi marami ang talagang umaasenso. Di ba? Sinasabi nila, hindi naman lahat sa networking yung mayaman eh. Tama? Familiar, naririnig natin yan, di ba? Kasi nga, karamihan na nagjo-join, hindi naman sila nang hihinayang sa pinuhunan nila. Tama? 9-5, may kapalit na produkto, worth more than 9-5. Hindi ka nalugi. Di ba? So, whether trabahuhin mo siya or hindi, hindi ka manghihinayang. Tama. Premium, ganun din. Kahit nga premium plus eh. Kasi ngayon, magpapasko. Kumuha kang premium plus, pinangregalo mo. Diba? Ganun din. Gagastos din tayo pang regalo. So, hindi siya parang puhunan na kailangan mo talagang trabahuhin para kumita. Tama po. Traditional business, diba? Namuhunan kang 1 million. Malaki. Kailangan mo talagang trabahuhin para kumita. Tama. Diba? Para bumalik. So, no choice ka. Kailangan mong gawan ng paraan. Samantalang dito po sa network marketing business, hindi natin naiisip yon kasi nga okay lang eh. Hindi naman tayo nalugi, may kapalit na siyang products. So kung gusto talaga natin yung malaking kitaan, tama yung sinasabi ni Upline Buddy, ganun din talaga. No?
kailangan yung halaga na alam mo, gagawan mo ng paraan para mabawi, para kumita ka. Kasi wala naman po akong nakilala dito sa IFER, no? Sa 3 years naming inaaral paano siya gawin. Wala po kami nakilala dito na kumikita ng malaki na hindi tinodo yung accounts na meron sila and yung family nila. So part po siya, no? Okay lang po, hindi po kailangan. Kunyari, talagang nagsisimula tayo, hindi kaya ng budget natin, kaya naman siyang gawa ng paraan, kaya naman tayo magdagdag ng dagdag. Ang mali po, nagsimula tayo sa standard, forever, standard na tayo. Pwede naman tayo magdagdag, magpalaki, di ba? Ganun po yung negosyo, pinapalaki po siya. So, yun po yung tip, no? Siguro tip ko upline sa mga members. Kung feeling natin, no? Hindi pa gumagalaw masyado yung negosyo natin, itodo natin, no? Yung tinuturo sa atin ng mga uplines, family package, pwesto mo na lahat ng pamilya mo. Kasi pag naglabas ka ng halaga, na alam mo, kailangan mong gawa ng paraan para mabawi, gagawan at gagawa natin ang paraan. Di ba? So, meron nga ako nabasa. Pwede bang mag-English upline? Yes, 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 please. Actually, hindi na ako nakakaintindi ng Tagalog. Ayan, English yan, na lang. Yan, oo. Yan. Meron ako nabasang quote about network marketing. No? Sabi doon, network marketing works 100% of the time for people who give it time. Ano ibig sabihin? No? Ayun, lasang palak. Nag-gets galing, niyo, galing. Palakpakan niyo naman yun. Oo, oo. So, network marketing works 100% of the time for people who give it time. Bakit yung iba sinasabi, hindi naman ako kumita, wala namang nangyari? Baka wala silang binigay na oras. Baka hindi rin nila trabaho, hindi nila tinodo. Diba? Pero wala pa po akong nakilala, no? Wala pa akong nakilala, lalo na po sa IFER, no? Wala pa akong nakilala dito na tinodo, no? Family package, binigyan ng oras, binigyan ng effort, inaral, tas walang nangyaring resulta. Wala pong ganun. Lahat ng nakikita niyong may resulta kasi namuhunan, binigyan ng oras, tinrabaho. So, yun lang po. Ganun lang po siya kasimple, no? Para sa mga tama members. Tama eh. Galing. Marami po bang natututunan? Yun. Grabe. Nakakabuhay ng dugo, no? Uplines, eto, syempre, ano, gapangin na natin para makita ng mga first-timers gaano kadali gawin si iPhone. Kasi baka isipin nila yung Mercedes-Benz, tumatumbling kami sa EDSA. Hindi po. Diba? Baka kasi yun yung iniisip nyo. Yung Ferrari, yung mga Mercedes-Benz dyan sa baba, baka feeling ng mga first-timers. So, kailangan nila magbenta ng bulto-bulto truck. Yun ang gusto ko malaman. Paano nyo ginagawa si iFern daily? Yan. So, ako na muna sasagot, no? Yes, upline buddy. Siyempre, normal lang talaga naman na pagpapasok ka sa negosyo, diba? Akibat niyan, puhunan. Tama? Yes. So, mamuhunan ka. Ngayon, pagkatapos nung namuhunan ka, siyempre, aaralin mo yung negosyo. Tama? Aaralin mo. Paano mo siya aaralin? Tingnan mo yung ginagawa namin. Mahirap ba yung mga itong usapan na to? Mahirap ba itong kwentuhan na to? Kahit gaganito-ganito kami, kahit hindi man ako magaling sa English, no? Pero, naka-Mercedes convertible ako. Tama eh. Ito, hindi man siya naka-Mercedes din. Hindi na kami kagalingan. So, dun na yung pag-aaral na sinasabing, kayang-kaya nyo. Nagawa nga namin ito magganito-ganito eh, kaya nyo rin. Napakasimple lang gawin si Ifern. Ikaw tama lang nagpakahirap. Tama. Tama, kasi ginamitan mo pa ng utak. Huwag mong gamitan ng utak. Ako kasi, ito lang, pumasok ako sa Ifern nung sinabi sa akin, nung nagpaliwanag, ang sabi, kopyahan lang. Ba't bilis ako dyan? Kopyahan lang eh. So, ibig sabihin, kukopyahin ko lang yung tao na may resulta. Huwag na yung kopyahin yung taong walang resulta. Wala namang ganun, di ba? So, lahat dito, kopyahin mo lang. Paano mo siya kukopyahin? Alamin mo yung kung anong ginagawa nila. So, ganun din. So, hindi ito pahalgalingan. Kasi kung mag-isip ka na mag-isip, salit na pag-iisip mo, ginawa mo na siya. Sa totoo lang, gawin mo lang ang gawin si Ifern, grind ka, no? Lakad ka ng lakad, doon ka matututo. Hindi ka matututo doon sa nag-iisa kang nag-iisip. Gawin mo lang araw-araw, doon ka matututo. Parang sa eskwilahan, habang pumapasok ka, diba? Kahit walang laman yung utak mo, pero pag present ka, diba? Pasado pa rin. Oh, tinan mo, relate na relate kayo eh. Tama eh. Kahit wala kang, kahit bagsak yung grade mo, pero pag tinignan attendance, pasado ka pa rin. Tama? Tama. Kasi lagi kang pumapasok. So, ganun din dito.
gawin mo lang ang gawin. Gawin mo lang ang gawin. Doon ka matututo. Doon ka matututo at doon mo malalaman na madali lang pala siya. Hindi pala siya mahirap. So, kailangan mo lang i-share, ikwento. Ikwentong may kabuluhan, hindi yung marites na walang kwenta. Tama. Tama? Eh. Ito, magkwento ka lang. May napatisod ka, nadapa ka, sinalo ka, kwentuhan mo, aray ko, huwag ka mag-alala. Sagot ng produkto ko yan. Yes. O, di ba? Nadapa ka, nasugatan ka, sugat na sugat. O, inalalayan ka, opo, huwag ka po mag-alala. Sagot ng produkto ko yan. Ano produkto mo? O, yun. O, di ba? Ikaw na bahala magpaliwanag. Alam mo na yun eh. Alam mo yung sasagot mo dun eh. So, dun, nakakuha ka ng attention sa galing sa kanya. So, dun mo makukuha. Kung baga, hindi ka naman nahirapan, nadapa ka lang, nasugatan ka ng kaunti. O, pero, nagninegosyo ka na. Tama? So, simplihan mo lang. Simplihan mo lang ang iPhone, hindi siya mahirap. Madali lang siya. At siyempre, yun nga, yung binigyan mo siya ng oras. Yun lang yung tatlong yun. Una, mamuhunan. Pangatlo, aaralin. Pangalawa, aaralin. Siyempre, pangatlo, bigyan ng oras. Tama. So, lahat yun lang yun. Tama. Kumbaga, yun lang yun. Trabahuin lang si iPhone. Galing, galing. Tama? Thank you for that. Thank you for that upline. So, your question is already am I asked? Huh? Yes. Ayun, next upline. Give us 2 minutes para grabe. May dumating na malupit. Yes. Kung malupit kami, pinakamalupit tong taong to. Upline, give us tips kung paano nyo ginagawa yung daily grind nyo. Yan. Yan, no? So, ang ganda ng sinabi ni upline buddy, no? Kasi totoo nga, sa negosyo natin, dapat gawin lang siya ng simple. No? Sabi sa akin ni upline Ken dati, si iPhone hindi naman siya mahirap, hindi rin siya madali. Hindi siya mahirap, pero simple lang siya. No? Simple. Bakit po kailangan natin gawing simple lang si iPhone? Kasi nga, di ba yung negosyo natin, meron tayong tinatawag na duplication. So, kung masyado tayong komplikado, masyadong mahirap yung ginagawa natin, mahirapan tayong mag-duplicate. Tama? So, kailangan po simple lang yung ginagawa natin para kahit sino makausap natin, nakita nila, simple lang pala, kaya ko rin yan. Di ba? Ito po na-realize ko, no, para sa mga bago, kasi dumaan din kami ron, pansinin niyo po yung mga bago pag naglatag. Ang bago pag naglatag, di ba, todo explanation, no? Todo sa technicalities, todo ginagalingan talaga. Pero pag bago, di ba, ang hirap makapagpapiin. Bakit? Kasi masyado natin ginagalingan mag-explain, eh. Minsan yung nakakausap natin, nakikita nila, ang galing niya mag-explain, hindi ko kaya yan. Hindi para sa akin yan si iPhone. Tama? Pero napansin nyo, habang tumatagal ka sa iPhone, sinisimplihan mo na lang ginagawa mo, mas dumadali. Tama. Tama? Mas dumadali yung pay-ins kasi nakikita nila, simple lang pala, ganun lang pala. Hindi ko pala kailangan maging magaling, pakita ko lang. Bakit po? Kasi magaling na yung products ni iPhone. Yes. Magaling na si iPhone, no? So hindi natin kailangan masyadong galingan. Tama. Diba? So, simple lang po. Di ba? Mas simple tayo, mas kaya tayong kopyahin, mas kaya tayong duplicate, mas bibilis yung negosyo natin. Tama eh. Diba? So, yun yung pina-tip ko upline. Siguro, to answer your question, paano kami nagde-daily grind? Simple lang, no? Siguro, example, pagkagising, o di check ko sa Facebook, magla-like ako ng mga team members namin na nag-post, magko-comment, di ba? Tapos magme-message kung kani-kanino. Ganun lang po, simple. Tapos, syempre, maganda po may schedule tayo. 'Di ba? Kung sino yung gusto nating kausapin, puntahan, latagan, 'di ba? Lahat naman 'to nagagawa ng paraan at natututunan, no? Yes. Pero 'yun talaga, kailangan lagi nating isipin, paano ko ba papasimplihin yung mga ginagawa ko? 'Di ba? Upline, ang malupit, ito talaga 'yung nagpasimpleng lahat. Yes. Oh, guys, nagsimula ako without knowing the marketing plan, ang dala ko lang Go Negosyo book. Yes. Oh. 'Yun lang, etong taong 'to ang nagpadali ng lahat. Upline, sabay-sabay natin introduce tong pinakamalupit na taong nakilala ko. Ito yung reason bakit maraming Mercedes-Benz at luxury car dito kay Iver. Yes. Grabe.